Vera, Attorney Jess Farsis. Yung mga iba niyang views, yung mga iba kong views, hindi kami magpapatalo. So, ayan, dyan yung makikita sa sabog ang fireworks sa kabugan naming dalawa. Attorney B at J sa umaga. All Jack, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Tatalakay ang usaping nauukol sa bayan sa mamamayan, sa ikalalawak ng kalaman at pangunawa. Pwedeng mansopla, go lang sa pagbuta, pero may pagalang sa isa't isa. B at J sa umaga. Bolja, bawal ang mapikon dahil nag-uusap lang sila with feeling. Magiging nakakatawa, nakakatakot at nakakarimarim kasi we are going to cover everything under the sun. Wala pong exempted. Pati kami, pwede namin pag-usapan ang sarili namin. Kabuga na! Can we really go to war with China? It's not war. No, but we have to be friends with everybody because it's in our best interest. We can be friends with China while insisting on everybody. Our rights. Bolja, kasama ng mga kabugado, si Mean Los Baños. Talagang iba yung relasyon ni Pangulong Duterte. Sa China ngayon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Are you ready? Ito na ang mga lodi ng social media. Nasa Radyo 5 na. Tatanggapin ang inyong umaga, Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsi. Wala nang kokontra dahil kokontrahin nila ang isa't isa sa matalinong pagpapalitan ng haka-haka. Attorney B at J sa umaga. Bolja sa Radyo 5, 92.3. News. Good morning. 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 Ayan po. Good morning, good morning, good morning. The last good morning I will ever say in the longest, in the nearest future to all of you guys. Today is October 2, 2020, of course. Andito na naman po tayo sa pinakahuling araw, na of course, for the moment, pinakahuling araw ng Bolja sa umaga. Of course, ito ay yung vitamina contra boba. You can take it in the morning, but you can take it definitely at night. Of course, ito si Attorney Bruce Rivera. Today is October 2. Again, welcome to everyone. 8:01 in the morning na po mga kapatid at maganda po ang umaga ngayon. Maganda din po next week dahil may bagong programang dadating next week. Pero syempre, tumutok pa din po kayo dito sa Bolja kahit anong oras po kami malipat. Although nasabi na namin, gabi na po kami. Ako po si Attorney Jess Falsis dito sa Radyo 592.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Good morning! Good morning, Attorney Bruce. Good morning, Attorney Jess. Good morning sa lahat ng nanonood, nakikinig sa atin dito sa Bojack. Bittersweet, but it's more of excited. Mga kapatid, samahan niyo po kami sa huling umaga ng Bojack. Dalawang oras po tayong mag-Bojackan. Ako po si Mean Los Baños. Sa mga gusto pong sumali sa aming talakayan, I'm sure marami kayo, pwede po kayo mag-like at mag-share sa aming official Facebook page na Radyo 5, 92.3 News FM at isa pang official Facebook page na Bojack. Medyo nakakasenti ha ang ating huling umaga sa Bojack. Huling maagang gising, attorneys, but we're excited. Anyway, ang oras natin... At huling araw na rin na-light ang makeup ko sa lagay na to. Huling ano? Huling... Huling araw na light ang makeup ko. Light. Ah, dahil meron pang titindi dyan? Sa gabi, meron pa. Si joke lang. Oh my God! Ano nang itsura niyan pag gabi? Level up kayo yung pakpak. Makeup at mo. Ano nang gano'ng effect, di ba? Pero ako Mean, hindi ako nasa sentimental. Charot! Kasi una, hindi naman tayo mawawala. And second, sorry sa lahat ng mga morning people, but I will not miss the morning. Sorry po. No, talaga. Pero attorneys, may ma-share ko lang ito, no? Bago, by the way, let's tell them, baka ang kaka-tune in lang iba o kaya sa buong linggo ito, baka ngayon lang sila nakapanood. Ang amin pong bagong time slot, mga kapatid, samahan niyo po kami ha, mula sa susunod na linggo ay 7-ish
kung anong oras pong matapos ang Frontline Pilipinas. May bago po tayong newscast na aabangan sa TV5. Simula rin po lahat yan sa Lunes, Frontline Pilipinas. After po ng Frontline Pilipinas, kami na po dito sa Radio 5, ha. Wala po kami sa TV. Radio 5 at FB Live po ang labanan natin. Start hanggang 9 p.m. Hanggang 9 p.m. Dalawang oras pa rin, attorney. Sige natin, kakayanin ba natin isang oras lang sa dami ng ating mga kuda? Pero may share ko lang ng... Flexible tayo. Flexible tayo. So, pwede. Depende kasi alam mo naman, yung schedule ng TV5, very ano siya, hindi siya yung parang specific, di ba? Ano siya, nag-move siya. So, syempre, hindi natin alam, baka 7:30 or 7 o'clock yung pagkatapos ng Frontline Pilipinas, kasi alam natin ang news bigla nagtatagal, di ba? So, basta pagkatapos ng Frontline Pilipinas, kami po, Paul Jack. Ayun. Madali lang yan sa mga nakikinig sa radyo tsaka na sa FB Live. Kasi basically, right after Frontline Pilipinas, Boljak na po ang inyong matutunghayan. Attorneys, ma-share ko lang dahil pinanood ko yung MediaCon kahapon. Nila napanood ko din. Oo, pinanood ko talaga. Nakaka-excite. Talagang sabi nga ni DJ Chacha, akala mo mahaba yung 4 oras because they're going for 6 to 10 in the morning. Pero mukhang siksik at liglig at talagang pinaghandaan nila Sir Ted Filon. So guys, support nyo rin po sila, lalo na susunod na linggo at umpisa na po silang magiging ating tunay na kapatid. Ako na excited. Na excited si si Mama Lucy Cruz Valdez kahapon sa pag-introduce, of course, sa ating magiging kapatid na si Sir Ted Filon at kaya Miss DJ Chacha. Talagang iba din yung tandem nila, parang iba yung dynamic. So mababago po yung umaga nyo, pero magandang umaga pa din yan, I assume, kahit bagong programa po yan, tutukan nyo po yan sa umaga. Ay, Tom, nagpapakasente si Jessica. Kailangan daw natin sagutin. Bukod sa hirap ng pagising ng maaga, ano mamimiss nyo sa Boljak sa umaga? O kayo muna, iisipin ko rin pag mamimiss ko. Marami naman. Ang mamimiss ko sa Boljak sa umaga, yung may isa sa atin nagigising ng not in the right side of the bed at halata-halata. Kasi at minsan, tumitubo pa tayo. Makikita mo yung opening, yung opening mukha, yung parang nasisense natin lahat na parang teka muna, ngangain na tayo ito ng tao. Parang ganun kasi tayo naman tayo of those bad days, di ba, kumbaga. And we're only to hide it. So minsan ang masama, yung dalawa yung gumising na masama sa umaga. Ayan, trophies yan. Pero yung isa lang, tayo mga hindi tayo masarap ang gising. Gano'n na, sige, tayo muna. Diba? I agree, mamimiss ko din yan. Mga surprises kung ano ang gising mo if you're on the right side of the bed. Ako, dalawa siguro yung mamimiss ko. Una, kahit hindi ako morning person, maganda pa din talaga gumising sa umaga. Pag nakita mo yung araw na pasikat pa lang, tapos yung mga parang ibon, nag-chir, parang iba. Ibang feeling kasi nga, sanay ako sa gabi. So, sa akin, I'm always amazed and wondered by the morning kapag umaga. And then, of course, second, feeling ko sa show sa mga nakikinig, no? Ako po kasi kapag gabi, yung mga topics namin for the morning, for today, napaghahandaan ko talaga yan. Kasi prepared eh, sinasabi na sa amin in general yung mga topics. So makakapag-research ka ng onti, mapapag-isipan mo yung iyong opinion, maluluto mo siya. Pero feeling ko kapag gabi na kami, since we will be reacting to the news on the day itself, mas aasa na ako ngayon, and I think si Attorney Bruce, si Ms. Mayan din, sa stock knowledge, sa aming prior preparation days and weeks before, kung ano yung mga alam namin, to be able to have a better opinion to share with you all. Ako, mamimiss ko. Actually, matagal ko nang namimiss yung studio natin in the morning. Iba rin talaga tayo pag sa studio. Yung may baon kang siopaw, may baon kang kape. Those things nakakamiss. But starting nung nag-work from home tayo, mamimiss ko sa umaga. Si Attorney Bruce, I don't know if she does this, but for me kasi, dahil nga dikit ang oras ng gising ko, I do the 10-minute makeup challenge. Laging ganun, every morning, 10 to 15 minutes lang ako nag-makeup. So, madaling-madali talaga ako. So, I think sa gabi, hindi ko nagagawin yun because I have more time, diba? Hopefully. Or, di na mag-makeup, gabi naman eh. Hayaan ko na si Attorney Bruce, diba? Ano ka ba? Dapat mas darker nga sa gabi, diba? Ang sa akin lang, natuwa din ako yung mga 10 minutes, ganun din ako palagi. Kaya minsan, overextended ang lips, para akong mukhang puno ng lips na lang lahat. Tapos may isba naman, para puno eyes na lang.
kasi wala eh. Topo-topo, Barega, pick-upan. Eh. Parang sige, bahala ka na, basta dumating tayo presentable. Kasi na-realize ko din pala, basta if you have a visual audience, it pays to prepare. Kaya parang respeto mo na rin sa mga nanonood sa inyo na, kasi dati dumantay sa pandemic stage na lalabas back, naka-hood. Di ba? Parang saan ganon, peg. O kaya pagpapa, di ba na tayo nag-shave, di ba? Parang gano'n. So, at least ngayon, we are in the right frame of mind to be able to wake up and be woken up for the longest time and then come on the program 7 in the evening or 7-ish in the evening and then be very prepared physically. But of course, as sinasabi natin ni Jess na pagdating sa preparation, medyo kailangan namin maging reactive. Palagi. Ako, I look forward to the day, attorneys, na babalik tayo sa normal. I can't imagine for now, paano tayo magsa-studio sa gabi, no? Pero feeling ko exciting. Naalala nyo ba, ever since tayo nag-uuna, luman, kapati, pagkatapos. Yun nga, feeling ko after natin, tutuloy na tayo mag-dinner. Never kaming natuloy, mga kapatid, ha? Ito, i-disclose ko. Forever kaming nagpaplano magkape or kumain sa labas sila at Attorney Bruce at Attorney Jess. Never kaming natuloy. Kasi nga, correct! Ng show, nawawala na ako dahil nagko-cover na ako. So, I'm excited to the new normal. Pag nag-studio tayo, matutuloy tayo mag-dinner or mag-inuman, di ba, Jessica? Tama. Di ba kasi kami, nagiging ano lang namin yung pagkain, magdala ng pagkain, kakain kami. Yun lang yung bonding namin. So, ngayon, naku, Jessica, ito na yung siya sa may benta mo ako. Pero kailan ba? Kailan kaya tayo makakabalik ng studio? Baka next year pa. Next year pa, I think, attorneys. Because the government daw is very, very... Actually, yung ngayong balik talaga natin sa Frontline Pilipinas, napaka-konti pa rin po ng pwedeng just to disclose, siguro konti ano lang naman po. Napaka-konti pa rin po ng mga people, mga workers pwedeng natin bumalik na sa studio. Ganun ka-strict because we're adhering to the protocols of the government talaga. So, ako naman, I would not mind working at home. Honestly. Kasi I can do my life. For example, as a 5, sa October 5, pag bukas natin sa gabi, wala ako dito sa Manila. Nasa ako, Butuan City. Oh, ayun! Wow, dun ka maglalay. That's good. Wow. Ako sure. Feeling ko maganda din naman na hindi mag-studio. Pero syempre, iba nga yung factor na makabalik ng studio. Pero maganda din talaga, may benefits ang work from home. Basta lahat ng ibang mga contingencies like internet, electricity, venue, shooting setup, maganda. Pero syempre, iba yung studio kasi studio yun. Oo. Iba talaga. Iba. Okay. Oo, actually, yung namimiss ko. Sorry, ang dami kong namimiss. Nung studio, yung nagtatakbuhan tayo papasok kasi pare-parehas tayong late. Kasi nga, ang hirap talagang gumising. Tapos ako yung pinakalaki siya kung naka-high heels. Nakakaya kay Sir Orly nun, di ba? Yung tipong siya, kalmado tayo. Excuse me, padaan, kanya. By the way, saludo pala kay Senator Orly at Ms. Cheryl Cosim. Salamat po sa mga panahon na kayo po ang aming kavelyebo. Meron akong malaking natutunan talaga from Senator Orly. Alam niyo naman po, kami, ako muna, sabihin ko personally, no? Ako po kasi, bago-baguhan pa talaga. And may attitude pa din minsan na parang bata siguro or college na minsan nalilate, ganun po. So si Sir Orly, sa mga nakikinig po ng Ball Jack, kahit a few minutes late po kami kasi, importante yun for them. Kasi sila dapat tapos na talaga by 8. But si Sir Orly, he stays around. At sabi niya sa akin, natutunan niya talaga sa tagal niya sa industriya, sa radyo, no? At sa pagbabalita, na hindi ka pwedeng umalis hanggang wala pa yung kapalit mo o karelyebo mo. So the show must go on. And he stays there. And thank you, Sir Orly, Ma'am Cheryl Cosim, for being there for the times that we were a bit unprofessional pa noon. Yeah. Ako sobrang masaya kay Sir, kay Senator Orly na he taught us to be, to be a professional, to be on time. Kasi, di ba naalala nyo kung nung kahit nasa 30 minutes pa na, 8:30 na, nagsisigaw pa ako sa EDSA. Parang, oh my God, mamamatay na ako. Wala pa rin. Lord. But of course, nakita natin that you have to come earlier or you have to prepare earlier for you to reach the 8 o'clock threshold. Thank you po, Sir Orly. Tama.
ako isang pagpupugay sa isang napakagandang show na mas nauna sa atin, attorneys, ha, ang Early Already, bago pa nagkaroon ng BoJack, talagang nandiyan na ang Early Already. Of course, si Sir Orly na talagang sabi nyo nga, napaka-professional. And iba rin kasi ang tirada nila. Pero yung iba, sinasabi nila, minsan nagkakapareha daw tayo ng issues. Pero kung papansin ninyo, iba ang atake ng Early Already sa atake ng BoJack. And of course, with the addition of Ate Yeng, ano, of Cheryl Cosim, talagang ang ganda ng chemistry nilang dalawa. Pero, excited tayo dahil si Sir Orly Mercado, ang alam ko ha, ang chismis sa kinarinig ko. May ano? Bago siyang show. So, abangan nyo na lang yan. At wow! TV ata. May bago siyang show. Oh. Pero, for si Ate Yeng, si Cheryl Cosim po ang ating main anchor at si Sir Raffy at si Ma'am Lucci at si Sir Edling Gao at si Lord De Vera. Limang pillars natin ang main anchors ng Frontline Pilipinas. Yay! Hey. So, abangan yan, diba? Bongga! At ano ah, at saka, gusto ko lang i-put into perspective yung show ni Sir Orly at saka yung show natin. Yung show ni Sir Orly kasi, parang ano yan, parang nagkita tapos walang opinion ng isa ang tao sa isa't isa, and then as they go along magkakaroon na sila ngayon ng parang the blossoming of personal opinions or mga questions, so wala sila from a perspective parang independent. Tayo kasi parte yung mga goons na naghihintay sa labas, parang kami dalawa ni Jess may opinion na kami bigin doon sa interview. So, Senator Orly, talagang magbabago yung opinion. Minsan nakala nilang tao na parang may isa akong kakampi dito. Ay, hindi, no, mali. Kasi tayong dalawa. Talagang, batikang journalist si Senator Orly, neutral, non-partisan, makikinig lang. May opinion si Senator Orly minsan, no? Pero hindi niya ipapahalata in the way he asks or interviews. Kasi kami ni Attorney Bruce, I'm sure nakakahalata naman yung mga nakikinig na leading questions kami. Medyo trained kasi kami as lawyers, usually to ask questions to get the answers that we want or the answers that we don't want, no? And of course, si Senator Orly, ang isa ko pang gusto dyan kay Senator and kay Ma'am Cheryl Cosim, they get the people that we usually can't interview. Of course, sa tagal ni Senator Orly din sa government, of course, sa kanyang stature, sa kanyang wisdom, may mga nagpapa-interview sa kanya na hindi nagpapa-interview sa amin ni Attorney Bruce. And feeling ko, yan din ang dapat abangan nyo sa susunod na linggo sa bagong programa with Manong Ted, Kapatid Ted, and Miss DJ Chacha. Feeling ko, mas madami silang may interview talaga na hindi namin na-interview kasi either takot or hindi kami gusto. Kay Sir Ted, I'm sure yung familiarity and personal relationship, mas makaka-interview siya ng mga tao. Tsaka iba ang anghang ng mga tanong ni Sir Ted Filon. So abangan natin yan. Basta ako bago lang tayo mag-break, I always hold on to something kapag hold on to this verse, ano, kapag kung ano man yung mga changes, Ecclesiastes 3:11, he has made everything beautiful in its time. So, may nawawala, may dumarating na bago, may nag-change, kagaya natin, napunta tayo sa gabi, no? But it's beautiful in God's time. So, kapit lang tayo, guys, okay? Parang kanta yan eh. Parang kanta yan. Nawawala, bumabalik, eto na naman. O, namimiss ko yung kantahan natin sa studio, Attorney Bruce, di ba? Yung kay Kim Chiu favorite natin. Charot. Okay. Break tayo ng konti. Magbasa tayo ng comments. Ang daming nakiki-comment sa atin ngayong umagang ito. Active na active ang ating mga ka-BoJack. Okay. 8:16 in the morning. Basahin namin ang comments sa inyo sa aming pagbabalik dito sa BoJack. Sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang oras, 8:17. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Angat! Ang lakas mo! Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo.
Cobra Number 1 Energy Drink. Katuwang mo sa pag-ahon, angat ang lakas mo. Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Makiisa sa 2020 census para sa patuloy nating pagkasenso. Sara Jeronimo po nagsasabing, sama na! Census na! Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin, kapitan! Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang! Gin, kapitan! Kayang-kaya mo yan! Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa gin, kapitan. Drink responsibly. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Francis, Attorney B at James Umaga. Paul Jack sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balik ang inyong mga kampon ng kagandahan at opinyon. Ito ang Bolja. Ako si Attorney Bruce Rivera. At ang inyong mga profesor sa politika, ako po si Attorney Jess Passes. Ako po ngayon yung tagapagbalita na makakasama pa rin po ninyo. Kaming tatlo hanggang sa susunod na linggo po, pero gabi na. Ako po si Mayan Los Baños. Attorneys, mag-greetings muna tayo dahil last day natin in the morning. Chill last muna day. Tayo bago tayo mag-JQ. Greetings na si Pearl Greenick Tan. Batingin ko lang to, attorneys, ha. Sabi niya, good morning po sa inyong tatlo. Ganda po ng lipstick nyo. TJF, meron siyang mahabang message sa akin kagabi. Basically, ang sinasabi niya, attorneys, ang laki daw ng impact ng Boljack sa kanya. Ang dami niya daw natutunan, mas tumawak yung kanyang pangunawa sa lahat ng issues. Dati raw kasi medyo kebs lang siya, ngayon talagang may pakialam na siya because of Boljack and basically because of what we share dito sa show na to. Thank you so much. Thank for you! Ang mga kagaya mo ang dahilan bakit pinaglalaban namin ang show na to. Thank you! Salamat sa'yo. John Rivezan, ano, happy birthday sa'yo, John Rivezan. Okay, sige, go ahead. Ako naman, ano, parang nakikita, may nag-ano sa akin eh, na parang, oh, ito ha, ano na, last day nyo na nabilang isang mga ordinaryong manggagawa. Sa October 5, GRO na ang peg natin, gabi, night shift. Kaya sabi ko sa kanya, oo nga, ano, at least yung mga... Night shift? Oo, diba, nakakaloka yun, nakakatuwa. But anyway, magpapasin ng comment. Okay, si ano, sabi ni Air Escort, SRD Grain, good morning, Attorney Jess Universe at Ms. Dean. Ayos lang, kahit hindi live, makakapanood pa rin ako after work, watching from Singapore. Oy, ingat kayo. Si Irma Delosario, sinabi niya, not hard to wake up, just to follow the program. Siesta lang after lunch. Good morning sa tropang Boljackers Worldwide, sabi ni John Albert De Los Santos. Good morning, Attorney Jess, Attorney Bruce, Miss Mian. Mukhang manonood ako ng TV, tas naka-earphones para sa Boljack, kahit ilagay kayo sa hating gabi. Andito lang kami. And of course, mabilis lang na happy birthday. Belated happy birthday kay Jerome Malik kahapon. Sana nanonood ka ngayon at naminig mo ang ating bati. Happy birthday, Jerome Malik. Uy. Si Allen ito, maya buntag dra, Allen. Ay, sorry. Okay, wala akong maya. Sige lang. Okay lang. Allen sumag, maya buntag dra. Okay, ito lang, basahin ko lang. Cora Azurin Aragones, sabi niya, good morning po, naka-all caps to, attorney, sa good morning po sa inyong tatlong magagaling, sabi niya. Mamimiss ko yung, ito, nakakatuwa siya, nag-share din siya nung mamimiss niya. Mamimiss ko yung pag-prepare ng kape bago uupo at manood ng Boljack. Aabangan ko paano get up ni Attorney Bruce gabi-gabi. Ayan na ang pressure. Attorney Jess, ipagpatuloy mo lang yung dati mong views and comments. Sumulitid mo raw, Attorney Jess. You always, mamean na mamagnet ko ako pag magnagsasalita ka, na mamagnet pa, no? Sa inyong tatlo. Salamat sa iyo. Wow! Magnet ka. Meron akong isang utang lang na greeting kasi kahapon minessage na ako nito, hindi ko lang napansin. Siya Dane Shobo, ano to? Shoma. Good morning, Miss Mayan. Happy Friday. Post ko lang po ulit yung greeting
Greetings. Pag-repo, we're watching here in Mindanao. Happy listening to Nanay Socorro Vertudazo. Always listening to Boljack every morning. Mabuhay po kayo. Si Dean Shobishoma. Sa ano to? Sa Instagram. Okay. Good morning. Good morning, good morning. Uy, good morning din. Ikaw muna, sabi ni Aika Balin sa ating FB Live. Hi! Gusto ko lang sabihin na since nag-work from home, kayo nakasabay ko every morning. Walang makakapantay sa level of wisdom na nabibigay nyo sa listeners. Susundan ko kayo sa gabi. Salamat po sa inyong compliment, Aika Balin. Thank you. Oo, salamat din. Of course, gusto ko din pasalamatan at bigyang pagpugay yung aking yung mga tao na nagsumama kasama natin even before pa si Janelle Tombocon, si Ma'am Ma'am Emma De Rosario, si Guzman. Tess Guzman, si Erica Galugatra, sino pa ba? Si Jessie Espanyola, Rose Velasco. Yan. Ang iba na si Susan. Nakapanood ngayon kasi nag-change sila ng shifts, lalo si Ma'am Rose Libertino na nasa Taipei, Taiwan. Ah, iba na yung hindi na ako makakapanood. So ngayon, makakapanood na siya pag-gabi. So, thank you sa lahat ng WS. Thank you! Ginani Josephine Quinosa. Huwag natin kalimutan. Oo naman. Yan. Elizabeth Blanco, si Wenny Secreto, si Jessie Espanyola, Catherine Angeles, yung mga talagang dating-dati pang nanonood, nakikinig. Okay, sabi ni Christina. Go lang. Christina Tolentino, sabi niya nakaka-relax makinig sa Boljack habang sabi niya isang bayan. Nabasa ko na ba ito? Nabasa na sila. Nabasa na sila. Mark Benedict Francisco, mayot kapag nanonood ako ng Boljack, feeling ko sobrang talino ko na. Wow. Salamat po sa pandang kalaman ng mga kabugados. Watching from Botolan, Zambales. Go to Boljack. Okay. Lani Denoyo, ang mamimiss ko sa Boljack sa umaga, nakitune in ako sa radio sa Boljack habang nagjo-jogging and walking. Wow, thank you. Isa pa, Nani Irma Del Rosario, not hard, ay nasabi niya to, not hard to wake up just to follow the program. Hindi pa. No. Ay, hindi pa? Di pa. Nani Irma Del Rosario, not hard to wake up just to follow the program. Siesta na lang after lunch. Ito huli yata, ibit. Baliza, okay lang yung bagong oras. Luto, time ko yon. Pero makakapanood pa rin ako, watching always from Singapore. Ay, luto time, dinner time ha, sa Singapore. Salamat po, Ibit Baliza. Si Angelo Bondok, sabi niya, hi, Attorney Bruce and Jess and Miss Mayan. We will miss you. Your show, ibang-iba, unique. Daily akong nakikinig, lalo na excited yung labanan ng dalawa. Amazing sila. Huwag niyo kaming ma-miss. Makakasama niyo pa rin kami sa gabi. Hindi kami mawawala. Ano ba kayo? Huwag mo masyadong... Wala agad. Nakatakot. At syempre, magpasalamat din daw tayo sa 1PH team sa pamumuno po ni Miss Icy Luzano, ang 1PH girls na sina Sai, XY Loretta, Jen Rebuta, Cathy Fuliente at Lance Olivar, pati ang Signal East Avenue team. Salamat po. Salamat po sa inyo. Thank you Ma'am Icy. Thank you so much. Kineri niyo kami for a long time din, no? Ilang months din talaga tayong kineri, or taon ba ng 1PH? Salamat. 2 years. Mm-hmm. And also, salamat din kay Senator Bato de la Rosa at saka Senator Bongo and General Sermonia for the wonderful birthday greetings. Thank you po. Thank you! Uy, teka, huwag natin kalimutan pasalamatan yung ating mga nanay at tatay at mga paanak natin talagang tumuhay sa atin. Na I'm sure talagang wala silang magagawa kundi sumunod sa atin sa gabi, hindi ba? Aking nanay, tatay, Mr. Ernesto Las Paños, nanay Christopher Min, sundan mo kami sa gabi, huwag kang maaga matulog. Ha? Naku, Diyos ko, baka naman sa traffic ni Christy, nagigipang away sa traffic. Naku! Oo! Okay. Pagbalik studio na tayo, ako personally, mas makakarinig na din ako ng Christopher Minute kasi syempre, pagising, anong hapon, ang daming time, tapos Christopher Minute na, and then drive to work pag back to studio na tayo. So yes, may hindi time tayo masyadong matatraffic, Attorney Jess, kasi pabalik tayo papunta, like, yung rush hour nung time natin is ikaw going home. So ako traffic, Attorney Bruce, ikaw hindi ka traffic.
Kasi southbound ako eh, papunta ng Alabang. So, no, kapatid, knowing na mayaman ka, mag-helicopter ka nila. Whatever! Hello! Hindi ako naging lawyer ni Janet Napoles. Charot! Kung nabayaran ng sana, di ba? Alam, agang sa ng bahay. And bibistuhin lang kita, sino yung may YouTube video na may house tour? Ako, wala pa akong YouTube video na house tour. Ano yung house tour? Hindi pa yun. I-google mo, GMA News, house tour, Bruce Rivera. Iniwanan ko yung bahay na yun. May napakamatay dun dahil sa akin. Yung ganda ko haba ng buhay. Oh my God! Uy, basahin ko lang po. May nagtatanong sa atin, attorney, sagutin natin ito ha. Wilson Camilo Lumbab. Ma'am Mean, ganun pa rin po ba ang format ng show? And then kanina may isang nagtanong, may Gina De Leon, may BJQ din ba sa new show? Yes! Kung ano po yung show sa BJQ? Meron pa kaming ano eh. Meron pa kaming ano, parang, di ba, parang ano, di ba yung, ano natin, yung trotropahin? Trotropahin, Jotuahin, Bobol Jokin? Ang alam ko po ha, preview ng aming parang bagong show next week. Same format in general, may BJQ. Kaya nga sabi ko kanina, mas mahirap kasi we have to rely on stock knowledge to be able to react on the news that day. Hindi kami makakapag-prepare ng todo-todo. But the other is po, susubukan namin mag-invite talaga ng isang bigating guest, politician, appointed official, or isang nag-viral na tao na 1 hour or 30 minutes na kakausapin lang namin, i-interviewin namin. Ayun yung parang plano, ang alam. Oh, at saka ano, at saka kasi gabi mayan, 'di ba? So hindi tayo masyado magiging ano, magiging we would be more all out kasi nga 'di ba, ano 'yan eh. Nailatag na kasi lahat ng sa umaga eh. So we will try to make a cohesive idea or make a cohesive presentation of all that has happened during the day so that people will better understand the news, you know. Ate, kasi sa umaga, usually parang we're starting you off with ano, parang kami yung ano, precursor meal nyo. Sa gabi, kami yung panghuling ano nyo, panghuling pagkain niyo para maintindihan nyo lahat. Yun yung gusto na may pahiwatig sa inyo. Give you a better idea of perspective. Susugan ko lang yan, Atty. Bruce. I think what makes it more interesting, what makes it different this time around, ano? Baliktad, actually. Dahil gabi tayo, hindi ibig sabihin na huli tayo. Mas fresh tayo sa gabi kasi kakapangyari lang ng mga storya na hihimayin natin. And ang kaya naming i-offer sa gabi, kaya naming dagdagan kung ano yung mga naibigay sa balita kasi katatapos pa lang eh. Unlike kapag sa umaga, I'm sure yung nangyari sa kahapon hanggang nung gabi, kumpleto na yung data. No way, kami magre-react na lang. Pero sa gabi, pwede pong continuous yung storya lalo kung breaking at pwedeng dito nyo po siya tunghayan sa ball jack. So that's something new that we can offer with a new time slot. So at saka maganda yan. Kasi for example, yung mga guests ng frontline, di ba? Pwede natin makuha for a more, a deeper perspective of what has happened. Kasi minsan yung iba, nakapag-intubing natin. So parang wala na silang bagong sasabi. Pero dito kasi parang fresh na fresh. So paglabas nila, ano ba yung perspective? Kasi alam lang tao yung anong binalita, but we can try to dig deeper, di ba? More ano, more exciting and titillating. Yan yung naman nung unang nating meeting, di ba? Ay, yung meeting natin nakaraan na parang shucks, yan yung challenge. Dahil kakapangyari lang nung news, talaga naman, talagang fresh na fresh kailangan. Ayos yung boljaka nyo or else talagang, di ba? Sabi nga natin, just tama siya. Hindi lang rely on stock knowledge. Siguro mabilis ang basa or mabilis ang monitor ng mga balita. Kasi baka mamaya mas marami pang alam yung viewers sa atin. Nakakahiya naman. Nakakahiya. Tama. Okay. Nakakahiya. Attorneys, time check na muna tayo. Then break muna. 8:32 in the morning, mga kapatid. Kung kayo po'y nasan man, ako 8:32 na po ng umaga. Babalik po ang Ball Jack. Ang Radyo 5 News Update ay hatid sa inyo ng Jen Capitan. Kayang-kaya mo yan. Radyo 5, 92.3 News FM, News Update. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Pumalo na sa 34,412,538 ang COVID-19 cases sa buong mundo. Habang nasawi na sa virus ang 1,022,826 at nakarecover naman ang 25,600,638. Nangunguna pa rin ng US sa mga tinamaan ng COVID-19 na umabot sa mahigit 7.4 million ang naitala nitong kaso.
umakyat naman sa 20 sa listahan ng Pilipinas na may 314,079 COVID-19 cases kabilang ang 2,415 na bagong kaso kahapon. Naka-recover na sa sakit dulot ng virus ang 254,223 at may aktibong kaso na nasa 54,294. Sa kaugnay na balita, pumalo na sa 10,593 ang kabuuang bilang ng mga OFW na tinamaan ng COVID-19. Base ito sa pinakahuling datos ng Department of Foreign Affairs o DFA, 5 ang naidagdag sa datos kahapon. Nananatili naman sa ospital ang 3,001 OFW, habang 18 ang nakarecover kahapon o kabuuang 6,745. Umabot naman sa 793 ang death toll kabilang ang isang yumao kahapon. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Ang Radyo 5 News Update ay inihatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod. Pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Makiisa sa 2020 census para sa patuloy nating pagkasenso. Sara Jeronimo po, nagsasabing, sama na! Census na! Ngayong umaga, kabuga na! Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, Bolja, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balik po ang inyong pinakabagong potahe ng hapunan. Ito po ang Balljack. Ako po si Attorney Bruce Rivera. Magandang umaga mga kapatid. Sana po maganda po ang inyong mga gising sa huling umaga ng Balljack sa Radyo 592.3 News FM. Ako po si Attorney Jess Falsis. Ako po si Mayan Las Baños. Good morning po sa inyo. Mag-good morning po ako sa aking dearest ate, si Ate Joy Season, nanonood sa atin ngayon. Good morning, Ate Joy. Good morning! Okay dyan, at alam ko isa ka ring work from home girl. Easy ka lang dyan sa iyong trabaho. Masipag yan si Ate Joy. Okay, attorneys, trabaho na tayo. Mag-BJQ na ako na nga makapag-ball dyan. Ay, muna ko meron, sandali. I-greet ko lang itong isa. Gusto kong i-greet si Ma'am Wilma Galvante na thank you for the birthday message, and of course si Sir Jove, Jovi Francisco. Ayun, nag-greet din sa morning. Good morning naman sa aking nanay. Team Replay, Dr. Carolina Falsis, kay Ma'am Lou Gopez at sa Radyo 5 Taxi Squad members, huwag niyo po kami iwanan umaga man o gabi po. Yon. Okay, BJQ na ako, attorneys, ha? Go! Para sa ating BJQ, muli nating pag-usapan ang pilit pa rin hinaharang na 16.4 billion peso budget para sa Barangay Development Program o BDP o ang programa para sa mga barangay na dating pinamugaran ng rebelde. Giit ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang naturang budget na hinihiling ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC ay para sa higit 800 insurgency-cleared barangay na kinakailangang palakasin ang kanilang edukasyon, kabuhayan at kalusugan nang sa gayon ay hindi na muling papasok ng mga rebelde. Nasa 20 milyong piso kada barangay ang target ilaan sa ilalim ng programa kung saan gagamitin ito sa pagpatayo ng farm-to-market roads, yun yun. Electrification, water and sanitation system at iba pa. Ini-question kasi ang pondo dahil posible umano itong magamit sa 2022 elections at sinasabi rin ito umano ay pork barrel ng mga general. Mas mahigi din umano kung i-realign na lamang ang bilyon-bilyong pondo para sa COVID-19 response ng gobyerno. Bukod dito, nag-isa rin ng makabayan block ang NTFL cocktail sa umano'y irresponsableng red tagging
sa kabila nito, sinabi ni Secretary Anyon na mukhang overstated lang kasi ang naturang tanggapan, pero sa katunayan umano ay mga LGU ang mismong hahawak sa pondo at hindi ang NTF-LCAC dahil ito umano ang isang coordinating body lamang. Pero sagot ni Senador Rizzo Ontiveros, hindi lang siguro overstated kundi overfunded ang nasabing tanggapan, lalo at ito'y isang coordinating body lamang. Si National Security Advisor Hermogenes Espuero naman, tila hindi nila kapagpigil dahil sa pag-ipit sa naturang pondo, at sinabing sinong aayaw at magnanais na hindi matuloy ang ganitong klaseng proyekto. Malamang umano ay mga kakampito ng NPA. Handa rin umanong imbitahan ni Espero ng mga kritiko ng Barangay Development Program, particular na ang Makabayan Block, sa oras na magsimula ang kanilang mga proyekto para makita mismo nila ang patutunguhan ng kinikwestiyong pondo. Kayo mga ka-Boljak, anong sa inyo rito? Sana rin sa aming Boljak ang nagsagutin ang aming Boljak Question of the Day na... Boljak Question of the Day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin nyo. BJQ. Higit 16 billion pesos na pondo o higit 16.4 billion pesos na pondo para sa pagkapaunlad sa mga barangay na dating pinamumugaran ng mga rebelde, masyado nga bang malaki at dapat questioning? Attorney Bruce? In Bisaya, ang nilabaw sa 16 kabilyones na pondo para sa pagpalambo sa mga barangay nga sa una gipuyan o gihimog pugad sa mga rebelde, dako ra ba kaayo ug angay nato nga pamutan-on o angay nato nga taga-duda yun. Okay, let's go ahead. Attorney Jess, gabo ka na. Attorney Jess Falsies Boljak. Na-mention ko naman na po yata dati na parang hindi maganda yung standard kung paano mo mabibigyan ng pondo yung mga barangay. Kapag insurgency free daw, mabibigyan ng pondo. Ang sabi ko dyan noon, para lang yan yung mga drug-free na barangay. Simbo naman masasabi na talagang permanent yan. Pwede maging drug-free ngayon, bukas may papasok na drug pusher o may gagamit ang drugs bukas, so may mahuli, may ma-record na kaso, hindi na siya magiging drug-free. So, nabigay mo na yung pera. Yan sa insurgency free, ganyan din. Kung sabi mo ngayon, walang insurgent, baka bukas, makalawa, may insurgent na dyan. Of course, ang sasabihin naman ng mga proponents nito, kaya nga natin bibigyan ng pondo for development to keep it insurgency free. Pero ang tanong naman dyan, ang susunod na rebuttal dyan, bakit hindi mo ibigay sa DSWD o sa DPWH o sa DILG? Bakit dyan sa isang ad hoc, gawa-gawang body na temporary lang, 2020, tumawawala na yan, na quote-unquote, ano ba yun, NTF-LAC, something-something, mahirap na ipronounce na acronym. Why not give it to DSWD or DPWH or DILG if you're saying development? DSWD knows development better. If infrastructure for development, DPWH knows it better. If it's about local government development, DILG knows it better. Bakit natin ibibigay dyan sa isang task force na parang questionable, lalo na si Hermogenes Espero yung ano dyan eh, isa talagang nagluluto ng mga kung ano-ano, pangit-pangit ng logic. Sasabihin ni Hermogenes Espero, kapag hinaharang yung budget, pro-communist o pro-NPA, ano ba namang logic yan? Kaya nga nagbabudget hearing para i-determine kung tama or proper yung pag-allocate. Ikaw ba dapat yung body o ahensya na hahawak ng pera? Wag mo sasabihin yung mga ganyang logic mo. Yung mga tao tulad ni Hermogenes Espero, dapat nawawala sa gobyerno since Gloria Arroyo time, walang kwenta talagang. Ay nako, pag kung siyang involved, nako, makikwestionable talaga yung proyekto na yan. Talagang hindi mo mapagkakatiwalaan ng tao na yan. Ipa-intelligence gathering mo pa ako, nako, wala akong pake. Go lang, Hermogenes Esteron. Resign. Wala nang kukontra, Attorney Bruce Rivera. Boljak. Of course, I would have to disagree with Attorney Jess at this point, obvious pa. Siyempre, for beginners, hindi naman to issue ni Esperon, diba? So, kung this is not about him, this is not about anybody, but this is about what really is the real state of affairs in the country. Alam po natin na, let's face it, kahit papaano eh, meron tayong obvious bias against anti-communist, anti-CPP, NPA from the pro. Pag ang mga anti-communist ang tinitira nasa news, inaano, red tagging, pero hindi niyo nababasa sa news yung mga namamatay ngayon, yung mga PNP cars na nasusunog sa probinsya, sa Palawan, sa Negros, sa mga daming lugar na namamatay yung mga soldiers natin, ang ating mga pulisan dahil sa atake ng CPP, NPA. Bakit kamo? Hindi ko alam. You know, your guess is as good as mine.
Right? Ang punto dito is very simple. There is a body that really understands the situation. There's a body that really knows how to deal with the problem of insurgency, the problem of propaganda, the problem of controlling the society through legalized or legitimized activities. Alam po natin that the CPP-NP has been legitimized by many fronts and many accounts. So let's face it, marami ding angkop or mga facets sa ating lipunan na meron din mga tao sila doon or meron mga tao na sympathetic sa kanila. And we cannot avoid that. That's the reality. But at the end of the day, we have to take into account that there are barangays who, ibig sabihin kahit wala ng NPA sa kanilang lugar, the threat is still there. And they know how to defend themselves. They know how to protect themselves. And they know the projects that will disable the CPP-NPA from coming back again. Good example, barangay Camp Bagang in Barubong, Surigao del Sur. Alam nila lahat doon na kailangan nila farm to market roads and ilang dapat hindi nabibigayan ng DPWH dahil nga sa sobrang lapad ng projects. Thank you. Okay, mamaya na ako kukomment, attorneys, bilang may live na tayong may interview ha. Makakausap po natin live sa ating StreamYard si DILG Yusek Martin Dino, Undersecretary for Barangay Affairs. Yusek Dino, magandang umaga po at welcome po ulit sa Bolsa. Hi, good morning, Attorney Bruce, at saka yun. Maganda umaga po sa inyo, kay Ma'am. Attorney Jess and Ma'am po. Ay, Attorney, kumusta po? Good morning. Morning, sir. Ito kasi ngayon ako sa Congress body budget hearing namin at sigurado matatalakay ngayon yan. Yan. Dun sa funding para dun sa ating mga barangay na kung saan talagang for how many years hindi sila nakatikim ng ayuda ng gobyerno. So maganda yung tinatalakay nyo ngayon para malinawan din ang ating mga mamamayan. Yusek, okay? Ang na-sense ko kahapon sa hearing ng Senate para doon sa inyong budget sa DILG, no? Of course, issue yung malaking 16.4 billion pesos. Pero I think issue po na malaki, for example, ni Senator Risa, bakit daw po kailangang merong task force? Bakit daw po hindi ahensya na lang ng gobyerno ang magpatupad nito? For example, kung patubig, ba't hindi DILG? Kung feeding program, ba't hindi DSWD? Bakit daw sa isang task force pa? Baka daw magamit sa pamumulitika. Ano po ang inyong explanation okay. Dyan, Yusek? Doon muna tayo sa task force. Kaya nga task force, hindi lang DILG. Anong ibig sabihin ng task force? Ibig sabihin, interagency. Sama-sama kami dito sa laban na ito. Kamukha dito, ako nga na-assign ako sa livelihood. Sino-sino mga kasama ko dito? DSWD, kasama ko dito TESDA, kasama ang, tapos meron namang isang, group, ando naman ng Department of Public Highway, tapos sa isang group naman, kasama ang DepEd, kasama ang DOH, kaya sabi ang itong approach nito, kaya nga sabi nila, LCAC, interagency nga eh. Kaya nga, kaya tapos tinanong kami, baka daw mapolitika. Alam nyo ba na itong mga bibigyan natin ng mga ayuda, halos iilan lang ang tao sa kanila, dahil sila yung naiwan sa laylayan for 50 years. 50 years na yung insurgency. Ibig sabihin, hindi sila maabot-abutan nung ayuda nung the past government na hindi nakagawa ng karsada, hindi nabigyan ng health center, hindi nabigyan ng barangay hall. So, ito nga yung sinasabi nila na walang maiiwan sa laylayan. Ito na yun. It is high time na makatikim naman sila ng ilaw, makatikim sila ng internet, makatikim sila ng merong potable water. Yusek, ano pong masasabi ninyo? Dahil at the end of the DILG hearing kahapon, sinabi po ni Senator Risa na decidido siya once umabot ng plenaryo itong inyong budget ay mag-move siya to realign yung buong 16.4 billion pesos sa ibang programa po ng DOH at ng iba pang ahensya na tingin daw niya mas mahalaga sa panahong ito ng pandemya. What's gonna happen with your program para po sa mga barangays cleared of insurgency pag mawala itong 16.4 billion na ito? Alam mo, nirerespeto natin kung anong gustong sabihin ni Senator Risa. Kaya lang, tandaan natin, meron na tayong bayanihan 2
na kung saan talagang doon nakalaan na yung mga ayuda ng gobyerno para sa pandemya. Hindi naman na siguro aandar ang ating pamahalaan kung lahat ng resources natin ay ilalagay sa pandemya. Kamukha dito, alam nga naman kami, hindi na kami kumilos para doon sa road clearing operation, hindi na kami kikilos para sa yung tuloy-tuloy na programa natin sa Manila Bay Cleanup. Hindi naman siguro dapat ihinto natin ang fight against illegal drugs. Hindi naman siguro pwedeng ihinto natin yung para sa education natin. Tapos para sa ekonomiya, lalong-lalo na. Kaya nga, palagi ko, kasama yata sila sa nagpasa niya. Kongreso at Senado para sa bayanihan to. And that money is intended para dyan sa ano. Actually, nakalagay pa nga dyan sa ano sa bayanihan to na pwedeng i-realign ng mga local government from governor, mayor, down to barangay. Pwede nilang i-realign yung kanilang pondo pag nakita nila na kailangan na gamitin sa COVID. Andinaw doon. Silang gumawa ng batas. Dapat alam niya yan. Di ba? Okay. Attorney Bruce, Attorney Jess, questions kayo? Ikaw muna, Attorney Jess, ako muna. Okay, ako na lang. Yusek Dino, ang isa sa mga nakikita kong parang hindi naintindihan ng karamihan is the fact that itong mga barangays na ito, in order for them to be able to bakit nangyayari ito is that this does not happen to all the barangays. It only happens to a few specialized barangays na nagkaroon ng dating NPA foothold or parang territory, tapos they got free of that, na kailangan nila ng budget in order to continue that freedom, continue that that threat disappears. Kasi hindi alam ng karamihan is that ang mga barangay na to, kaya dahil, for example, isolated sila, wala silang education system, wala silang mga ganun. So that kung ilalagay mo yan sa ordinary framework, hindi nila makikita, kasi the reason why they have been sila ng NPA is because of the fact na nakakaligtaan nga sila in the general scheme of things. Meaning, kaya sila ganun. So anong masasabi niya, sir, sa mga tao na nasasabi na pang red tagging ito, o ito ay pang-molestya o panakot sa mga, hindi mga CPP-NPA, kundi mga supporters ng CPP-NPA, not necessarily the CPP-NPA. Hindi, kaya na kanina may binanggit kang barangay, Attorney Bruce. Yung barangay na yon for 50 years, ilang taon na bang insurgency? 50 years, for 50 years, walang tulong. Ibig sabihin, natakot ang ating pamahalaan o natakot yung lugar na yon. Na-deprive sila na mabigyan ng mga yung basic needs. Kaya nga ngayon, ito nga po yung uunahin natin, yung napabayaan ng almost 50 years, kung 20 million yung ibibigay mo na yan, God, hatiin mo sa 50 years yan. Di yan, ito lang yung natanggap nila na ngayon lang nila malalasap itong ayuda ng gobyerno. Kaya nga namayagpag ang ano dyan eh. Dahil sinabi, neglected kayo, hindi kayo pinapansin ng gobyerno. Ngayon na pinapansin na ng gobyerno, ngayon nga, ito, buti na lang, ganito ang programa ng ating presidente na unahin yung mga nasa dulo ng, hindi ba sa kanila nang galing yung laylayan? Kaya nga, ito yung ating binibigyan ng pansin, no? Na siguro it's high time na magkaroon na ng karsada papunta sa kanila. It's high time na magkaroon na ng ilaw para sa kanila. It is high time na magkaroon ng potable water. It is high time na abutan sila ng mga doktor. Magkaroon tayo ng mga health center. It is high time na pati yung kung makapagtayo tayo ng eskwelahan sa kanila. Para hindi na sila maglalakad ng katakot-takot na ilang kilometro para lang makapag-aral ng mga bata. Para ko. They deserve kung ano yung raramdaman natin dito sa siyudad. Dapat maramdaman din nung nasa kanayunan. And this is it. Kaya I hope no na ito sabi ko nga sabi nila may interagency po tayo. Tandaan niyo yan. At lahat ng ahensya, hindi lang DILG. Meron po tayong kani-kaniyang ahensya ng pamahalaan nakikilos dito. Ayan po ang for how many
Almost mo a year na itong aming plano na to. At ito na nga, we're gaining grounds. At siyempre, yung mga lugar na yan, talagang may, ramdam nila na ito pala, may, ngayon pinapansin na tayo ng ating gobyerno. So, ayan lang po. Siguro ang magandang maihahain natin kaya sa mga kumukontra dito na hindi po DILG yan. It is interagency. Yusek? Jesse, opo. Ang napapansin ko, Yusek, ang tawag nyo po dun sa 16.4 billion, parang ayuda, yung term na lagi nyo pong ginagamit. So, klawin ko lang po, parang ang dating kasi sa akin, development fund, ito parang for infrastructure or feeding programs. Pero pag sinabi nyo ayuda, you don't mean technically naman na parang welfare, yung cash. Hindi, hindi sa ating mga Pilipino, ang ayuda, hindi ba, ayan yung tulong. Help. Diba? Sila hindi natikim ng tulong for 50 years. Okay, so yung tulong po will come in the form of parang projects. Kaya nga, okay, umpisahan natin. Health. May health center ba sila for the past 50 years? Education. Nagkaroon ba sila ng eskwelahan for the past 50 years dun sa lugar nila? Pagdating naman yes, sa sir. Ano sa IMPRA, nagkaroon ba sila ng karsada man lamang papunta sa lugar nila? Opo. Diba? Since you, tapos, said, you mentioned, sir, opo, sabi nyo health center, funding education, and specific mga infrastructure projects like roads. Alam naman po natin sa budget, meron na ding mga ganyang parang items, di po ba? For example, sa DOH, madaming mga items noon at kahit ngayon to build health centers. Sa DepEd, may mga items sa budget to fund education efforts. And then of course, DPWH to fund specific road projects like building roads, farm-to-market roads, etc. So, ang tanong dyan, Yusek, bakit kailangan sa isang task force at hindi dun sa mga ahensya na yun na may mga specific items na tulad ng sinasabi nyo? Sa palagay mo ba, kung halimbawa ang ilaline item natin yan, aabutin sila? Aabutin bakit ba hindi po sila maabot kung maline item? Siyempre, di ba, kamukha niyan, yung mga congressional funding, di ba? Ngayon, hindi na ang namili ngayon, kumbaga, ang tumingin ngayon ay interagency, hindi politiko. Tawa mo. Ay, hindi naman po di ba, politiko may mga yung karsada, may mga mabibigyan karsada ng budget kung sekretary. Sample lang to kayo. Ang may hawak. Mga karsada sa probinsya, putol-putol. Opo. Sinimento yung isang ano, tapos kabila hindi sinimento. Ito, pagka itong ano na to, dahil itong proyekto na to ay nakalaan para sa kanila, meron ngayong magbabantay na we will see to it na itong mga programa na ibibigay dito sa mga barangay na to ay hindi yung kamukha nung pulang-pulang. Hindi po ba pag may hindi ganun tapos na kalsada, kasalanan hindi ng tapos DPWH yun, ng contractor yun. So, kaya yung corruption po, John, is not just the local government, but also kaya, the secretary of DPWH. Kaya nga ang sinasabi natin dito, hindi lang DPWH, kundi nakatutok ang interagency sa lahat ng programang ibababa. Anyway, Yusek, sige po. Ang isa ding rason, sabi nyo, of course, to end local communist insurgency, no? Ang recent po na mga nangyayari konteksto, and even noon pa, yung problema ng agrikultura is one of the reasons bakit nakakapag recruit po ang ating mga NPA at na-maintain nila yung numbers throughout the years kasi mayroong parang discontent sa presyo ng palay, sa pagbenta po ng kanilang mga ani. And ngayon, bumaba pa, sumasadsad sa presyo. Kaya nga, bakit? Kasi so, wala kang meron po ba doon 16.4 billion? Yusek, ang tanong ko, meron po ba doon 16.4 billion na makakatugon doon po sa issue na yun? Hindi nga, kaya nga, hindi ba, yung mga magsasaka natin. Sinabi nyo kanina, park lang, yung malalayong lugar, ito yung inano natin. This time, magkakaroon na tayo ng karsada, papunta ngayon, yung ani ng ating mga magsasaka, makakarating ng mabilis sa bayan. Kaya nga na, babarat yan eh, dahil unang-una, malayo, hindi na. Mahal ang pag-transport. Diba? So wala transport silang masyadong kita. Correct. Kasi 1 peso lang dapat per sack yan eh, usually pag may farm to market po. Pero pag nilalakad yan, 100 pesos per sack yan. Correct. So anong kita nun? Tama. Eh kung may karsada ka na, at pwede ng daanan yan, eh palagay ko, tsaka
makakapagdikta na ng presyo ang ating mga magsasaka. So Yusek, just to be clear, sa inyo pong opinion sa budget, kung bubusisiin yan, walang duplication or redundancy. Kunwari, sabi nyo, health center, farm to market roads, ang alam ko po sa budget over the years, merong ganyang line items ang DPWH, farm to market roads, merong line item for health center sa DOH. Walang duplication, kung ganyan walang po. Duplication, bakit? Tanda mo, there are 42,000 barangay all over the Philippines. 42,000. Hindi kaya ng ating pondo para bigyan ng 42,000 barangay. And this 42,000 barangay, itong 800 na to, ito ang mga hindi nakatikim. Kaya nga, sabi nga natin, sila yung mabibigyan ngayon ng pagkakataon na makatikim ng ng gobyerno. Yusek, isa lang ako, sisingit lang ako. Natanong din po ito sa internet, pero hindi po yata malinaw yung sagot. Yung farm to market roads, since ang sinasabi po ni Secretary Anyo, rekta ang disbursement o pag-download ng pondo sa mga barangay, capable po bang barangay gumawa ng farm to market roads? Nandyan po ang DPWH para... So papasok din pala yung DPWH? Subaybayan sila. Nandyan po ang DAR, yung... kasi meron din tayong Department of Agrarian Reform. At saka ngayon, sabi ko nga, pati yung pamimigay ng lupa, mapupuntahan na natin yung mga lugar na yon para hindi nila sabi na saka sila ng saka. Tapos hindi mapunta sa kanila yung, di ba ngayon, mayat maya nagpapamigay ng lupa ang ating DAR, yung CLOA. Tapos ngayon, pagka napamigay yung lupa natin, papasok naman ang land bank. Kasi pagka may lupa, kung wala namang itatanim, eh wala rin. So ngayon, meron nang tie-up ang DAR at saka ang land bank para pagkabigay ng lupa doon sa meron pa utang agad na manggagaling sa ating land bank. Okay. Holistic itong approach. Ako naman, may last na lang din sa akin kasi isang question na natanong ko eh. Ang question ko, Sir Yusek, is that I just want to clarify, no, di ba? Parang ang sinasabi po, at ako alam ko naman kung ano yung background behind this, is that yung mga barangays na tinutulungan natin ngayon are the very same barangays na nakakalimutan natin generally. Kasi nga, out of the 42,000 barangays, you have so many barangays competing for projects, kumbaga, na yung barangay mo, kung hindi masyadong sikat o kaya hindi masyadong magaling yung hindi forceful yung kanilang local government units or local government officials, hindi nabibigyan ng proyekto. That's the reason why kaya sila karamihan sa kanila na nakukutaan ng CPPNPA. So ngayon ang ginagawa ng gobyerno is tinutulungan sila through that task force, who will parang in a way go beyond the problem of too many barangays and pinpoint them, so to speak. Yan ba yung sinasabi ng gobyerno? Natumbok mo, Attorney Bruce, natumbok mo. Ito yung mga barangay talaga. At saka, sabi nila, baka daw gamitin sa politika. Ito yung mga barangay na hindi nabibigyan ng proyekto dahil walang butante. Dahil ibig sabihin, wala kang makukuha ng boto sa kanila. Ilan-ilan lang ang mga tao dito. But this time, we don't care kung gano'ng kadaming tao. Ang importante, mabigyan natin ang lahat ng mga amenities na nabibigay natin dito sa rural or urban area natin. So, ayun na yun ang ipararamdam natin dito sa mga barangay na to na for how many decades na, di ba, na napabayaan. Maraming salamat, Yusek Martin Dino. Mukhang baka mag-umpisa na po ang inyong budget hearing. Hindi na namin kagagabalain. Salamat po sa oras. Thank you, marami. Ingat po kayo palagi. Thank you, marami salamat po. Mabuhay po. Thank you. Thank you, sir. That's Yusek Martin Dino, Undersecretary for Barangay Affairs. Mamaya na ako magsasabi ng aking komento. Mag-break muna tayo, attorneys. 9:01 na po ng umaga, mga kapatid. Babalik po ang Boljack. Good morning.
saad sa pag-amping sa kinabuhi. Gihigugman ako ang akong pamilya. Sila ang hinungdan sa akong pagpanginabuhi. Maong di ko mahimong di magpakabana. Sa pagbalik nako o pagpanarbaho. Ampingan ako ang akong kaugalingon. Magsulob kog mask. Maghugas ko pirmi sa akong kabot. Kanunay ko nga madistansya sa ubang tao. Kini ang akong matapang. Alang sa kaugalingon. Alang sa pamilya. Alang sa nasod. Alang sa atong kaugmaon. Ampingan ang kinabuhi, alang sa panginabuhi. Mask, hugas, iwas. Garantisadong kukumpleto sa inyong umaga. Siksik na kaalaman at talakayan. Pampagood vibes na kwentuhan. Perfect Morning with Cheryl Cosim. Martes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga sa Radyo 5 at 1 PH sa Signal Channel 1. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang mga lodi ng social media, nasa Radyo 5 na. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis. Bolja. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Good morning! Good morning! Good morning! Woo! Good morning! Good morning! Pinagbabalik ko yung pabasang pampagana sa umaga. Ito ang Bolja. Ako po si Tony Bruce Rivera with Andre, my baby. Ay, cute. At ang inyong pambansang Pangines, last time ko na sasabihin siguro sa umaga na ako ay inyong Pangines. Ako po si Attorney Jess Falsis. Ako po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Attorneys, magbigyan nyo na ako konting-konti lang yung aking komento dahil kinover yung story ang ito. No? And from the past, day one pa lang ng budget hearing, na-question na ito ha. Nung DBM pa lang ang nagpresenta ng budget, na-question na agad to. Nakita na agad ng mga senado to. Ano to? Ano tong 16.4 billion pesos na to? And then kahapon, DILG budget, na-question muli. Unang tanong dyan, masyado daw malaki. Pero actually, attorneys, nung kinumpute din nila sa Senate, 20 million kasi per barangay eh. Times 822 barangays na na-cleared of insurgency, actually sakto yung 16.4 billion pesos. More of ang issue na lang kahapon actually is, bakit kailangan dumaan sa task force kung pwede naman ipatupad yung mga proyekto? Dahil ako, naiintindihan ko, kailangan talaga may proyekto yung mga barangay na clear mo of insurgency or else babalik yung mga yan. So kunwari, patubig, bakit hindi DILG? Kung feeding program, bakit hindi DSWD? Kung edukasyon, bakit hindi DepEd? Kung livelihood, bakit hindi TESDA? So ang sinasabi, kanina, nasagot ni Yusek Dino, sabi niya, hindi nga raw matututukan kung malalaking mga ayensya. That is why may task force, yun ang magmo-monitor. Actually, yun din ang sagot ni Secretary Anyo. Lastly, yung laging issue ng mapupolitika. Sabihin na natin, dahil nga bisperas na ng election by 2021, natatakot yung ilang mga senador. Actually, kahit sa Kamara, kinwestiyon yan. Baka daw magamit, masyadong malaki yung 16.4 billion. Ang sinabi kahapon ni Secretary Anyo, 3 points. Eh, hindi daw mapupolitika. Una, hindi makaka-impluensya ang NTF-LCAC sa pamimili anong barangay ang mabibigyan. So wala silang power doon. Pangalawa, kanina nabanggit ang atang ni Attorney Bruce, yung mga barangay na ito ay nasa liblib na lugar, hindi raw ipo-code rich. So parang wala namang sense na tutukan, kumbaga. Sabihin, walang political stuff dahil hindi naman code rich. Pangatlo, walang dadaan daw na pondo sa task force dahil direkta daw itong madi-disperse sa mga barangay. Ang tanong lang lagi sa isip ko, and I think, I'm sorry ha, hindi masyadong nasagot ng maayos sa Yusek Dino. Kunwari kung farm to market road, it's very ambitious. Kaya ba ng barangay yun? Kaya ba ng munisipyo yun? Yun yung mga dapat na feeling kong projects. Tanggalin sa menu, lagay nyo sa DPWH. Mayan, ito yung nangyari. Ito, I was part of the thinking ground behind it. So, kumbaga, marami kasing barangay na sabi natin, ito yung question mo kasi parang una, dun sa paggamit sa politika, alam naman din natin na yung mag-execute nan hindi naman yung barangay mismo eh. Once the agency determines na ito yung project ng barangay, it's not the barangay who will undergo that project. It will still go to the DPWH. At dahil task force siya, matututukan nila kung paano nila i-execute. Kasi ang problema kasi, for example, hindi lahat ng barangay kailangan farm to market roads. Ang may mga barangay kailangan lang nila is a road. Katulad ng barangay sa
may Davao City, so may malapit sa Mount Apo na nakukutaan din ng CBP NPA for the longest time. Ang kailangan lang nila talaga road from the poblacion to the ano, and then a bridge that will link the barangay to the city, to the main thoroughfares. So iba-iba kasi yung mga pangangailangan ng barangay na yan na in an ordinary year, kahit na sabihin natin okay, specialize natin sa ganito, nawawala din sila sa area kasi nga there's so sobrang specific, specialized yung kanilang requirement, hindi pumapasok in between the DPWH and the DOH kasi kailangan ng centers, mga ganung mga kumbaga ganung sitwasyon na nangyayari. So ang ginagawa ngayon ni PRD is that he's trying to bridge all these gaps wherein interagency play ang mangyayari na magiging problema. Kasi for example, ang project is health center talaga, which is a DOH project, pero kailangan ng DPWH aspect. In an ordinary year, usually walang nangyayari diyan, nagkaka-problema 'yan. Nawawala 'yan sa bureaucracy, pero with this task force, mas matutukan mo because it's coordinating. So yun lang talaga 'yun. Pero don't get me wrong, Attorney Bruce, ha? Ako okay ako sa mga projects na sinasabi niyo, ha. Tama lang naman talaga, if cleared of insurgency, bigyan niyo ng proyekto. Ang naguguluhan lang ako bilang nagko-cover nito. Sabi kasi lagi nila Secretary Anyo at maging ng DBM, direkta i-download yung pera sa barangay. So, paano nga kung gagawa ng farm-to-market roads, ibabalik ng barangay sa DWH? Di ba mas tumagal ang proseso? Actually, parang hindi sila, ang task force, hindi talaga mismo hawak ng pera. Pero, para mangyari, ibibigay sa barangay, ba't na barangay, ano naman, hindi naman diretso sa barangay yun is, alam naman ang barangay na, ang ano din is, mayroon ding project mismo na, alam na natin na, hindi nila hawakan yung pera mismo. It'll go there, parang ano din, parang maano din yan, i-redirect din yan doon sa agency involved. So ang mangyayari din is parang barangay, they will just get an idea na okay, we have this money, but it goes to the agency mismo. So ibig sabihin kung sino mag-execute nun, yun ang gagawa. And then kung may coordination, yun ang gagawin. Mga ganung bagay. May menu, di ba? Diniscuss to sa BBM eh. Menu of projects. Pipili si barangay. Okay, check farm to market, kailangan namin. Okay, check livelihood, kailangan namin. Okay, check barangay health center, kailangan namin. Ang lagi kasing pinapaliwanag nila, this kapag napupunta na sa issue na, oh, baka mapolitika. Lagi nilang sinasabi, hindi po, walang mapupunta sa NTFLCAC, bababa po mismo yung pera sa barangay. Kaya ang tinatanong ngayon ng mga senador, bakit kaya ba nila magpatay ng livelihood? Ay, kaya ba nila magkaroon ng livelihood na sila-sila lang? Kaya ba nila magpatayo ng kalsada? Ibig sabihin pala, ipapasok siya yung pera. Yun yung punto. Hindi barangay ang magpapagawa. Kilala ko yung isa sa mga barangay na sinasabi nyo, kilala ko yung ano, barangay captain. Like for example sila, wala pa silang barangay hall. Kawawa, di ba wala silang barangay hall. So pag sinabi ng gobyerno na ganito, kailangan yung mag-isolation, gumagawa sila ng tent. So ang punto dito is that, hindi siya tumatanggap ng pera directly. Parang okay ito yung kailangan nyo. So for the past years, farm to market roads, they like 5 years na silang humingi ng farm to market road, walang nabibigay. Ngayon, this time, mabibigyan sila. So, yun lang. Pero they will not get the money directly. It will be para pag move, may siphoning agad doon sa specific agency involved. Ako after the interview, mas kampante ako sa opinion ko na hindi kailangan ilagay ang budget sa task force kundi sa mga specific agencies. Una, for me, napatunayan kong redundant kasi yung mga items na sinasabi naman ni Yusek Dino at sa mga balita are the same items that have been there historically, continuously in different departments or line agencies. Ikalawa, talagang natatawa ako, pagpasensyahan nyo na, hindi ko naman maitago kasi sa akin inconsistent, may contradiction yung justification. Kaya daw sa task force, ibibigay yung budget dahil mas matututukan. But on the other hand, hindi daw dadaan ang pera sa task force, diretsong disburse sa barangay. And then now you're talking about, I'm hearing na itataas din naman ang barangay sa same agency. So saan ba ilalagay mismo sa budget? Because when we're crafting the budget has to be attached to a certain agency or body. So kung i-attach naman din siya dun sa specific agency or department, then walang debate for me. Kasi then my opinion stands, hindi pala siya sa task force. If it's a task force, then hindi daw dadaan sa task force yung pera. It's not true because naka-attach yung pera sa budget technically, legally, sa task force. Attorney Jess, parang na-insulto ako sa sinasabi mo na napaka-simplistic at parang pinagtatawanan mo yung opinion ko.
Hindi, like opinion mo yung pinagtatawanan ko, like Atty. Bruce. I would like to answer. Kayusek din yung... Hindi. Kasi parang, Hindi. Gusto ko sagutin. Okay. Gusto ko sagutin, Atty. Jess. First of all, Atty. Jess, ang DILG, if you notice, the DILG, it's by itself very broad. Okay? Very broad. Kaya nga nilagay doon eh. Nilagay doon. Una sa lahat, yung pera na yun, hindi naman ibig sabihin ba ang isang barangay pag natanggap na yung pera sa kanila talaga yon? Of course not. Because kung sino ang maglalabas ng pera na yon, it's the barangay per se. Sila kaya nga may minus sila, di ba? Kaya hindi pwedeng kasi hindi pwedeng sila mismo. Of course, may minus ka, saan bibigay ang ingredients? Sa magluluto, di ba? So anong agency yon? In an ordinary year, kung gusto mo ng farm to market road, sino kakausapin mo? DA? Oo, the DA will say that. Pero sabihin ng DA, yan mo na sa DPWH. Di ba conflict? Di ba hirap? Di ba mahirap? So you have to rely on trying to get hold of connections in both two agencies na nahihirapan ka as a barangay captain. I should know that three of my relatives are barangay captains in those areas. Okay, you have to have connections with the DA, you have to have connections with the DPWH to get a single road to be built in that barangay. Okay? For the past 50 years that has been happening. Ngayon, isipin ko, sabihin ko sa inyo, maganda ba ito? Oo, maganda ito sa mga market, sa mga barangays na ang tagal-tagal na natin kinalimutan because they are facing a situation wherein they cannot fight insurgency because the government in itself cannot give them the support that they need. Ito lang po sa akin, Atty. Jess. So, sana po huwag naman sabihin na nakakatawa yung opinion because... Well, Atty. Bruce, I don't know why you think it's your opinion that I'm attacking because I'm just responding to the answers of Yusek Dino. Ako lang naman, hindi ko naman maintindihan yung budget. Baka hindi ko naintindihan yung budget. Baka hindi ko naintindihan yung sagot ni Yusek Dino. Pero sa sagot ni Yusek Dino, hindi ko talaga magets yung punto na okay. Sa task force ba? O sa specific agency? Okay, sige. Attorney, is BJQ comments tayo. Bigyan natin din ang boses yung ating mga nakikinig. Basahin ko. Irma del Rosario, it's a big amount but closely scrutinized. It's needed for the development of these insurgent full places. It's said that they're not the one to hold the money but be distributed to the LGUs. Attorneys, sign Cora, Adrien, Aragones, gagawin lang yan na puhunan sa eleksyon. Tatanawin na naman ng barangay may utang na loob kay Presidente para iboto na naman ang ini-endorso niya. Drawing lang po yan, sinasabi ni Secretary Dino. Maganda ang rason nila, pero sure ako, di yan mangyayari. Drawing nila. Wow, mas harsh pa si Cora Azurin. Aragones sa akin, ako nagugulan lang ako. Okay, sige. Teka ha, teka. Babay. Okay, sige. Sabi ni John J. Jack Janaya, ayaw ata nilang umasenso yung mga liblib na barangay. Make sure na lang na nila na hindi manakaw ang pondo, hindi yung harang agad. Jenny Jane Cruz, good intentions, pero traumatized na tayo sa corruption at mukhang prone to corruption ng ganito kalaking pondo for a task force. Baljakan sa umaga, baljakan sa gabi. Excited na kami next week. Actually, konting singit na ako bago tayo doon sa mga susunod na comments, Attorney Jess. Mas maayos for me nga yung paliwanag ni Attorney Bruce, no? Kasi naguguluhan din talaga ako, ha? Nagko-cover na ako nito, ha? Ng ilang budget hearings, ha? Doon talaga sa question lagi ng, kasi lagi nilang sinisingit kasama sa menu, farm to market roads. So, nung natanong yun ng mga senador, teka muna, barangay ang gagawa ng farm to market roads, hindi malinaw yung sagot. But apparently, yung sasagot ni Attorney Bruce, ganun pala, may mga budget pala na hindi rekta sa barangay. Pwedeng ibigay din nila sa DPWH para gawin tong farm to market roads. Kasi ang laging sagot nila, pag issue na ng paano ko mapupolitika, lagi yung sinasabi na mapupunta sa barangay. So, yun, dapat pala sinabi rin nila na hindi, may mga proyekto na re-rekta sa mga departamento. So kung ganun, edi dapat pala ang pinag-uusapan natin na naka-attach pala sa barangay yung budget. Kasi ang dating talaga sa budget hearings, naka-attach yung budget sa task force. Oh, sa kasi ang internal... Hindi, I mean, kung barangay ang ano, may problema na dahil hindi naka-rekta sa budget ng barangay noon pa, kaya na-deprive yung mga laylayan, mga far-flung barangays, na mga farm to market roads because they have to rely on politics. Sa sinasabi ni Attorney Bruce, tama yun. They have to suck up to someone na hire to other people to be able to get those farm to market roads. Pero kung rekta sa budget ng barangay yun, then mas may independence sila. Kaya nga yung internal revenue allotment sa local government code, that gives them autonomy.
So sa akin ay support kung sa barangay rekta ang budget, hindi sa task force o hindi sa agency, that will be good if that's what Attorney Bruce was explaining. I think kaya nila nilagay sa task force dahil nga task force daw. Ito ha, ito hindi ko to justification. I know. Kanina, sabi ni Yusek. Ay, yun kasi ang magmo-monitor. Yun daw ang magiging secretariat. Kaya nga kine-question ulit ng mga senador na parang, di ba pag nakatouch sa inyo, dapat sa inyo nakalagay yung pondo. But apparently, walang dadaloy na pondo, direkta nga sa barangay. Anyway, sige. Ang gulo nun eh. Hindi, yun talaga yung magulo sa akin. Sa alam ko, ako hindi ako expert sa budget, sa paggawa ng batas na budget. Pero ang alam ko lang, based sa dami ng mga nabasa ko ding kaso sa budget, from the pork barrel cases, etc., i-attach mo ang isang specific na number or pera sa isang ahensya. Yung ahensya na yon ang makakapag-disburse ng pera. Kapag may graft and corruption, technical malversation, yung disbursing officer at yung body or ahensya yung makakasuhan. So, ang tanong nga, kanino i-attach yung pera? Sa task force ba? Or sa barangay? Kung sasabihin ng task force na, hindi, sa barangay, okay, edi barangay pala dapat na yung specific na nakalagay doon. Kung task force, tapos sasabihin lang nila, dinadownload diretso sa barangay, technically, legally, sa task force pa din pala, but it's just the task force downloading it to the barangay. Pero ang sinasabi nga, walang dadaang pera sa task force. Kaya nga rin talaga, nagiging punto siya ng confusion. Alam mo, ako ah, nasan ba si Attorney Bruce, ba't hindi na bumalik? Pero feeling ko dapat turuan ni Attorney Bruce or tulungan niyang mag-explain. Nanganganib itong budget na ito. Ako naniniwala ako, maganda. Don't get me wrong. Lagi ko sinasabi, okay sa akin yung ano, yung idea na bigyan ng proyekto yung mga na-clear na of insurgency. Kailangan talaga yan. It's about time na makita natin na ang laban sa insurgency, hindi lang ito militar, AFP, PNP. Ang laban dito socio-economic. Babalik at babalik yan kapag walang proyekto sa kanila. Pero nanganganib mawala yung budget na yan kapag hindi naliliwanagan yung mga mambabatas kung ano ba talaga ang proseso ng paggamit yan. So sayang, hindi ba? So yun lang. Okay. I think I think yung budget ng task force, I agree with you, nanganganib. But let's not get the senators and congressmen wrong. I think all of them are also against communist insurgency and they would want to fight it. So ako, ang fearless forecast ko here, kung hindi matuloy ang budget na ito for the national task force, itong task force na ito, mababalik, malalagay ito sa mga line agencies or specific departments like DSWD, DepEd, or DPWH, yung ibang pondo dito, if not all of the funds. Kasi I'm quite sure no senator or congressman would want to weaken the fight against communist insurgency. No, Senator Risa, sa kanyang pagre-realign, wants to give it to DOH, HFEP. Definitely. Pero isa lang si Senator Risa. A different program altogether, walang kinalaman dito sa NPF LCAP na ito. But yeah, you're right. Pwede naman kang i-realign na parehas ng proyekto. Basahin ko lang to, attorneys. Attorney, marami pa tayo comments. Si Julius Libranda, so bakit hindi ibigay kay DAR at DBWH yung budget? Bakit pa may task force? Time and again, projects are meant to be a source of income. Guys only as helpful or need for the people. Heis, lumang tugtugin. Marco Balconi, eto ha, ako hindi ko mga opinion to. Naku, commenter sa FB Live natin. Marco Balconi, sa sweldo lang ng task force mapupunta yung budget. It is a redundancy, clearly. Mm-hmm. Eric Rick, sa tingin ko, pinahaba lang ang proseso ng pag-abot ng tulong sa barangay ng sinasabi. Sa dami ng government agency, wala bang mas makakagawa ng mas epektibo sa sinasabi ng task force? Sa palagay ko, mas dumadami ang humahawak ng pondo, mas lumalawak ang corruption. Sa Attorney Bruce, we're ano lang, our reading comments lang. Finishing the comment. Kasi nawala, hindi ko naman, na-shock nga ako, bigla ako nawala na kasi naririnig ko yung mga sinasabi ninyo. Tapos wala akong masabi. Attorney, gitna ka, hindi ka namin nakikita. Siguro kahit camera yung pula. Yung camera lang. Ito, huling si comment, sabi ni Josie Simon, dahil sa matinding corruption, wala na talagang tiwala. Ayun. Okay. Attorney Bruce, you okay na? Or not yet? Sige. Okay, nawala siya ulit. Sige. Kasi gusto ko lang kasing greetings sabihin and comments.
kanina eh. Kasi nga feeling ko para makapag-explain pa siya. Pero sige, go ahead. Greetings ka muna, Attorney Jess, kung meron ka na. Hahanap din. Ito. Good morning, of course, kay Avelina Valesteva Pagkalinawan. Okay, next time pala, lipat ako sa FB sa inyong susunod na time slot. Yes, sundan niyo po kami sa aming time slot next week, 7 to 9 p.m., mga after 7. Miss Avelina Valesteva Pagkalinawan. Junjun Sanchez na ba? Sulitin ko na din. Mamimiss ko ang Balljack kasi kayo ang partner ko sa umaga. Sabi nga, start your day with a good vibes, more power, and God bless you. Thank always. You. But you will now have good vibes sa gabi. Amazing. Gusto nyo, kahapon meron pala akong isang hindi nabasa na comment kahapon or nung isang araw. Sabi niya, babalik na rin niya na raw yung pag-inom niya ng kape, hindi na sa umaga. Hello? Sa gabi na siya magkakape. Kasabay natin. Kasi yun daw ang kanyang habit, nagkakape habang nakikinig sa atin. Jessica Cabrera, kung mismong militar po, nahihirapan puntahan nyo yung mga nasa laylayan, ano pa kaya yung mga agencies like DPWH or etc. Julius Librada, tama, good to improve the barangays, pero saan nga mapupunta yung pera. Isa na lang. Actually, ang isa pang pwedeng puntahan ng pera is AFP. Oh, kaya lang baka kasi nga. Ako naman, may gusto kong, though ito, speculation ha, nililinaw ko na. Baka they're too full yung bago at ahensya talaga nung mas malalaking proyekto. Kaya rin hindi mailagay sa kanila tong, sorry for the word ha, maliliit na proyekto. Kaya nga rin siguro nag-task force ano, para matutukan ito. Siguro kailangan lang i-craft ng maayos yung wording at i-craft ng maayos yung budget para hindi nga talaga nagmumukhang padadaluyin yung pera sa task force. Nandun kasi yung delikado. Pag pinadaloy mo na yung pera doon, pero naisip ko rin bigla, sabi nga ni Secretary Anyo, wala naman daw power yung task force na mamili ng barangay kasi yun, delikado rin yun. Pag may power na bakit sila na mamili. Daw wala? Bakit daw wala? Because yung 822 barangays na yon, Attorney Jess, ang nag-clear nun, AFP, PNP, at LGU. Sila ang nag-decide on my board. So, the task force talaga is to monitor. Pero habang lumiliit yung trabaho ng task force, lalo siyang nagmumukhang, ba't ka pa nandyan? Yun yung sinasabi ng mga senador, pa nandyan? Eto ako ang humble suggestion ko din. Kung meron palang 822, meaning specific, identified na itong mga barangay na insurgency free. At sabi ng task force, hindi naman sila may hawak ng politika, they're not the ones clearing it. Ang nagsasabi na insurgency free, itong tatlong bodies na sinabi mo, may ano, and identified na. Kung identified na, bakit hindi natin ilagay line item na mismo, barangay, ito, 20 million, barangay, ito, 20 million, and then, the task force can also be there in the budget and say, the budgets given to these barangays will be monitored and supervised by the task force. So, ang disbursement, diretso sa barangay, parang yung internal revenue allotment. Baka hindi alam ng mga tao to. Merong internal revenue allotment lahat ng mga LGU from barangay, municipality, to city, to province. Diretso sa kanila, fiscal autonomy. Yan nga yung nag-enhance ng local autonomy kasi pwede nilang kunin sa national government, hindi pwedeng i-deprive ng national government or ng DBM yung pera na yon. Madaming Supreme Court cases na ganyan. Direkta na yung budget sa mga local governments. So kung ganun, I think mas klaro. With that, kung ganun ang mangyayari talaga niyan, kung sakasakalihan na ganun ang gawin ng mga mambabatas, Kamara at Senado, no, mawawala talaga yung task force. Magkakaroon na lang ng simpleng secretariat kasi ang sinasabing isa pa raw na trabaho niyang task force na rin, sila lang yung taga-tanggap kung ano ba yung proyekto na chinekan sa menu ng mga barangay. So, simpleng secretariat na lang yan, simpleng grupo na lang yan from the DILG na tatanggap lang naman pala eh. Kung magmo-monitor, di-monitor, parang yun nga kasi yung gaya ng sabi ko kanina, habang lumiliit yung job ng task force, lalo silang nakikwestiyon. Pero pag lumaki naman yung trabaho nila, makikwestiyon din sila na parang, oy, baka mapolitika. Pag lumiliit, sabi naman, oy, ba't pa kayo nandyan? Ba't pa kayo nag-i-exist? Yan lang naman pala trabaho nyo. Kasi yun actually, isa talaga yan, na kasi sinasabi, magkakaroon pa kayo ng empleyado, magkakaroon pa kayo ng mga papasweldohin, mga ganong bagay. And with all due respect to the National Task Force to End Local Communist Insurgency, it was only created 2018 or 2019. Because nung nanalo si President Duterte 2016, ang posisyon ng Pangulo noon ng administrasyon ni President Duterte was to have a peace agreement to negotiate. And then of course, nag-fall through, hindi natuloy yung mga kasunduan o yung pag-uusap, peace talks. So, nagkaroon siya ng ganyang task force. So, ang ibig sabihin niyan, ang task force na yan is ad hoc. It is not permanent like DPWH.
it can be changed, it can be removed, or it can be revived in the far, far future if it is removed in the near future. So, ang tanong nga talaga dyan, kasi pag binibigyan mo ng budget yan, eh pwedeng mawala, pwedeng mabuwag yung task force, delikado. Mm-hmm. Okay, okay. I hear you there. Ang dami pang comments, attorney. Gusto ko pang magbasa. Tandali, ah. Yung iba kasi medyo may bad words, eh, kaya pinipili ko ayokong basahin yan. Okay, Maya Veria, sa Barangay Ibigay, research po nyo nangyari sa Old Balara kung paano namili at namulite ka dito sa pagbigay ng SAP. Nako, isa ito sa problema pala, Attorney Jess. Kung edidiretso mo rin sa barangay, wag naman sana, no? Hindi naman lahat. May mga barangay nga rin na ganun, ano? Na hindi rin maganda yung performance. Pero ito naman po kasi, ma'am, hindi po ito parang SAP na mamimili ng pagbibigyan. Ito po ay proyekto naman. Hindi naman po ito cash na 20 million pamigay mo sa mga tao. Hindi po ganun. Project po siya, like livelihood, like education, patubig, kung wala pang patubig doon. So, hopefully po, maayos naman po yung mga barangay sa kanilang pagpapatupad ito. Anyway, para po sa inyong lahat yan, hindi ba? Alam naman natin lahat, pwedeng mapolitik eh. Pero feeling ko, yung combination, yung munting suggestion dito sa show na diretso sa barangay pero supervised by the task force will be a good combo. Magandang combination yan kasi nga, okay, may politika naman din talaga sa barangay pero to monitor and check and balance kung nagagamit ba ng tama, tama, dapat mayroong ganong isang body. Usually, it's the Commission on Audit, but the Commission on Audit does it for all government agencies. Kung specific itong National Task Force to End Local Communist Insurgency na babantayan yung pera na binigay sa mga barangay na insurgency free, that's good. E di talagang mababantayan. Tama. Okay. Meron pa ako dito, Attorney Jiro Hayashi. Kung pondo para sa mga project na yan, manatili dapat sa government agencies gaya ng DSWD at DPWH. Tapos yung task force sa DILG, bantay nila kung nagagawa ba yung proyekto na yan sa kada barangay. I think yun nga po talaga yung point, magbabantay sila. Hindi nga lang ngayon nangyayari is irerekta sa mga agencies. More of, may nakadikit sa task force pero hindi dadaan sa task force yung budget. Parang halos lahat ng comment, ganyan naman eh, na i-combine, di ba, ang forces or yung power. And so, ang dapat clarify na lang sa budget hearing, I don't know bakit nagkaka-confusion. So, kung ang insistence nga kasi is i-attach to the task force, i-clarify na lang na hindi, rektang barangay na lang yan. Alam mo naman, nung panahon niya ng pork barrel, makikita mo naman eh kung naka-line item yan or naka-attach sa isang congressman or senator or naka-attach sa isang ahensya o body at specific yung item. Medyo technical itong mga pinag-uusapan natin but ganun talaga. So, i-specify yung barangay, isulat yung pangalan ng barangay, isulat yung numero ng pera, 20 million pesos, rekta na, barangay. Tapos, monitored and supervised by the task force. Medyo paulit-ulit yung sinasabi ko pero parang ganun lahat ng comments eh. Maganda naman talaga yung idea. We have to end communist local insurgency. We have to continue to prevent them coming back. And that is through development. That is through empowering the local governments, like the barangays, especially the barangays. But of course, may mga concerns. So how do we fix the concerns? Wala tayong issue doon sa pagpupuntahang programa kasi para sa ikabubuti ng lahat yan, lalo na ng mga cleared barangays cleared of insurgency. Attorney Jess, paghatian natin itong ating sasabihin, ha, umpisahan ko. Sa punto pong ito, mga kaboljak, tuluyan na po kaming magpapaalam sa 1PH. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa amin dito sa 1PH. Dahil po, gaya ng sinasabi namin, mula po sa susunod na linggo, kami po ay radio at Facebook Live. Attorney Jess, yung susunod, ikaw na, gusto mo? Pero tuloy-tuloy nyo pa rin, parang basa mo na pareho. Pero tuloy-tuloy nyo pa din pong matutunghayan ang Balljack sa bago nitong oras. Simula next week, pagkatapos po ng Frontline Pilipinas sa Radyo 592.3 News FM at FB Live. Ang oras natin. Maraming pong salamat sa 1PH. At maybe someday, magkita-kita po muli tayo sa pamamagitan po ng 1PH. Guys, 9:31 in the morning, samahan niyo pa po kami sa huling 30 minuto ng Balljack. Sana po makapasok na ulit si Attorney Bruce. Nagkakaproblema lang po siya sa kanyang connection. 9:31 in the morning, babalik po ang Balljack. Radyo 5, 92.3 News FM, News Update. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Tiniyak muli ng Department of Education o DepEd ang kanilang kahandaan sa pagbubukas ng blended learning sa Lunes.
Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan na Abril pa sila naghahanda para sa pagpapatupad ng blended learning. Nasa ilalim na rin sa seminar ang mga guro para sa modular, online at TV learning. Naisailalim na rin sa orientation ng mga guro at naipamahagi naman ang mga module matapos ipagpaliban ng August 24 opening sa October 5. Ayon kay Malaluan, nalagpasan ng DepEd ang naitalang bilang ng mga mag-aaral noong nakaraang taon dahil sa paglipat ng ilang mga private school students sa government schools. Samantala, magkakaroon ng sabay-sabay na virtual national flag raising ceremony alas 7:30 sa Lunes at sabay-sabay na panalangin ng alas 10:30 na umaga kasabay ng World Teachers Day. Balita sa lalawigan. Nagpositibo sa COVID-19 si Angono Rizal Mayor Jerry May Calderon. Agad sumailalim sa COVID testing ang alkalde matapos makaramdam ng sintomas ng virus. Nawalan umano ng ganang kumain at nakaranas din ng sore throat ang alkalde. Naka-confine ngayon sa ospital si Calderon. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Mula sa Ginebra, San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo'y magkaisa sa One Ginebra Nation. Tarang na kumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra, One Ginebra Nation. Drink responsibly. Bruce at Jess, DJ sa umaga, all jam sa Radyo 5, 92.3 News FM. In the morning, nagbabalik po ang inyong pambansang pampagana sa umaga. Huling araw namin sa umaga. Ito po ang Ball Jack. Ako po si Attorney Jess Francis. Ako po si Mayan Los Baños. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. And happy Friday, ha? Nakalimutan nating batiin sila. Thank God. Happy Friday. It's Friday. Yun, mga ating mga manggagawa, work from home ka man o work sa inyong office, Friday pa rin po. At thank you, Lord, weekend na Netflix na. Okay. Attorney, punta tayo sa Boljack Resbak. Boljack Resbak. Ano ba ang stand nila sa issue? Attorney Bruce, Attorney Jess, Boljack Resbak. Okay, DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. tutol sa mungkahing ipagbili ang apat na property ng Pilipinas sa Japan para makalikom ng pondo kontra COVID-19 pandemic. Bigyan ko lang ng konting context, Attorney Jess, bago ka bumoljak dyan, ha. Meron kasi tayong apat na properties pala dyan sa Japan. Nagtitignan ko nga ngayon. Roppongi. Kasama dyan yung Roppongi. Isa sa pinaka, nakaparating na kasi ako dyan eh, commercial district at isa sa pinaka high-priced prime lot tama ka. Mahal na lupa pagdating, alam naman natin maliit lang ang Japan, di ba? Pero Roppongi is isa talaga sa maganda because business center din yan, ano? Meron dyan ang Pilipinas, merong 3,179 square meters sa na Philippine property po sa Roppongi. 2,489.96 square meters sa Nampeidai property sa Nampeidai Machi, Shibuya. Shibuya-ku. Also, nasa Tokyo din yan, attorney. Ha? Wow. Hindi basta probinsya ng Japan. Shibuya, 764.72 square meters naman po sa Naniwa-cho sa Kobe at residential property sa Obangyama-cho Shinhara Nadaku sa Kobe rin. Pero imbis na ibenta itong mga properties na ito, may hirit si Foreign Secretary Locsin para ibenta daw doon po natin na ibenta para lang sa magagamit natin sa COVID response. Ano na lang gagawin? Tweet ito, I think, quote-unquote, to raise funds to fight COVID, don't sell Japan properties. Sell corrupt and incompetent.
Akala in the slave markets of North Africa. Although, sabi Kaloka. Niya, nearly worthless if we sell them all, we'll raise a bit, I think. Mga ganyan, medyo matatawa ka na lang din kay Secretary Loxin. But anyway, ayaw na itong mga properties na ito. Kasi kung ibibenta ito, attorney, medyo malaking presyo ito. Sayang din, pondo rin para sa gobyerno. Baka magulat ang mga tao, pero on this issue, madami din namang ibang issues na sinasabi ko. Tama si Secretary Teddy Boy. Hindi ko siya tinatawag na Twitter Boy pag agree ako. Si Secretary Teddy Boy, tamang-tama ang kanyang opinion sa issue na ito. Of course, alam mo naman tayo dito sa Boljak, we are very much concerned about the COVID-19 pandemic. And of course, we would want to raise funds. We need a lot of money, of course, to tide over at tulungan ng ating mga kababayan ngayon at makontain yung COVID-19. But, you cannot use COVID-19 as always as an excuse for everything. For example, itong pagbenta ng Japanese properties ng Pilipinas, since Cory Aquino time, pinopropose na to ng mga ibang government officials. I don't know why. Well, I actually know why. It will raise a lot of money. Pero ang concern kasi dito, baka makurakot lang. So, ano ba ang reason bakit ayaw ko ibenta? Una, mahal siya, nasa prime location. So, ang tanong, why sell it? You can use it for other monetary purposes if you really need the money. For example, may sabi ko kanina, akala ko, seryoso yung suggestion ni Secretary Teddy Boy. But you can utilize the properties for something partially commercial if you want. Kung talagang gusto ng Pilipinas na gamitin yon to commercialize it for some amount of years, of course, not forever, 10 to 20 years, short-term lease, pwedeng-pwede, that's one. But second, invaluable, sa akin lang ha, Mian, invaluable, hindi matatapatan ng pressure yung properties natin doon because our ambassadors, our foreign affairs team can always use those properties for diplomacy purposes. Okay, medyo naputol ata si Attorney Jess. Sige, pabalikin natin siya. But basically, ang punto dito, ako din, ano, I also agree with Secretary Loxin on this matter. Medyo ako ay, what shall we say, conservative pagdating dyan sa selling of properties. Ano, napaka-valuable talaga ng properties natin. Imagine, ako actually, ngayon ko lang nalaman, meron din pala tayong properties sa Japan. Ano, wag naman basta-basta. Baga naman ako nakikisa ako. Alam naman natin lahat, kailangan talaga natin ng pondo para sa COVID-19. Pero, ang sinasabi ni Secretary Loxin dun sa kanyang mga pahayag, marami pa tayong ibang idle lands, iba pang properties na pwede namang unahin natin na ibenta. Huwag naman agad yung ating Japan property. More than panghihinayang, alam niyo po mga kapatid, I know many of you know this, no? Mga estates, mga lupa, yan ho, wala kayong lugi kapag yan ho ang inyong investment. Yan po ay pataas ng pataas ng pataas ang value. Hindi ho gaya ng kotse, oras na nilabas mo ng kasa, eh wala na, baba na agad yung value niya. So, sayang din po yung value. Hindi pa naman ho tayo sobrang sadsad ng ekonomiya. Hindi pa naman ho tayo sobrang walang-walang-wala na para magbenta tayo ng mga prime lots natin. For example, yung pinag-uusapan namin kaya ni Attorney Jess, ano, meron tayong lote, 3,179 square meters na Philippine property sa Roppongi. I'm sure yung mga taga-Japan, baka may mga nakikinig sa atin ngayon. O mga, I'm sure, marami na rin po nakapunta sa inyo sa Japan. No, Roppongi is one good business district and I'm sure napakataas ng value dyan. And if we don't sell it right now and we just save it lang muna, timpi-timpi lang muna tayo, for sure, by the time na gusto na talaga natin, kailangan na talaga natin itong ibenta, eh talagang napakataas na ng value niya. Yun lang. Ang sinasabi ko, basahin ko lang ibang tweets pa ni mukhang dinaan na lang niya sa biro pero mukhang inis itong si Secretary Loxin doon sa suggestion. Sabi niya, I will never agree to the sale of our properties in Japan for any reason. Sell the properties of the Departments of Budget, Treasury, and Health above all for its lousy response to COVID, sabi niya. Isa pa, sabi niya, tweet niya, quote-unquote ulit ito kay Secretary Loxin, imagine selling our Japan properties to fund the programs of the Departments of Health, PhilHealth, some more. Instead, they're good at that. Sell San Lazaro, sell RITM. Uy, wag naman. Ang RITM ay napakahusay po na departamento. Tandaan po natin, no, nag-uumpisa po ang ating COVID crisis. Ano? Talagang nung halos wala pa pong
nung halos wala pa pong mga testing centers, RITM po talaga ang sumalo sa halos lahat, yung bigat talaga. At tandaan natin, nagkaroon ng pagkakataon, parang 40 sa kanilang mga nagtatrabaho dyan, doktor, nurse, at mga health professionals dyan, nagkasakit dahil po sa pagkakataong iyon. Okay, anong nangyari kay Attorney Jess Falsis? Bakit nag-iisa na ako ngayon? Ayan na, nagbabalik ka na. Natakot ako na baka matapos ang show sa umaga na bigla akong nag-iisa dito, ha? But anyway. Parang madalas ako. Napuputol yung Wi-Fi pag mga 9:30, di ba? Nung ibang araw, parang nawawala din yung Wi-Fi ko. May itatanong pa nga ako na tanong doon sa isa nating guest na gusto kong itanong. Hindi ko na naitanong. Pero may anong tanong ko sa iyo sa balita, sino ba ang proponent? Bakit napareact si Secretary Teddy Boy? Sino ba yung parang gusto magbenta ng mga Japanese properties? Hindi ko, alam mo, I have to admit, ano? Sa research ko, wala hindi eh. Hindi ko alam kung sino, hindi ko alam kung sino ang naging proponent nito. Pero sandali lang, ha, natawa lang ako, kaya nagre-react ako ha, bago ka pumasok. Kasi binasa ko pa yung ibang tweet si Secretary Locsin. Sabi niya, ano sabi? Feeling ko mag-agree kay. Sabi niya, I will never agree to the sale of our properties in Japan for any reason. Sell the properties of the departments of budget, treasury, and health. Above all, sabi niya, for its lousy response to COVID. Tapos yung isa pa niya, imagine selling our Japan properties to fund the programs of the Department of Health, PhilHealth. They're good at that. Sell San Lazaro and sell RITM. Sabi ko, wag naman yung RITM tsaka San Lazaro kasi ang laki-laki ng sakripisyo ng dalawang yan dito sa ating COVID-19 response. Yung mga ibang departamento, medyo pagtatawanan ko yung tweet na yan. Anyway, bago ka lang, Atty. Jess, sinabi ko lang kaya nung wala ka na gaya mo, conservative ako sa mga pagbebenta ng mga lote, ng mga lupa. Alam naman natin, praktikal lang usapan ha, kapag ang investment mo lupa, pataas ang value. Hindi gaya ng kotse. Ang kotse, ilabas mo ng kasa, bubaba na agad ng 100,000 ang value. Ang lote po, pataas ang pataas yan. Sabi ko nga kanina, hindi pa naman tayo ganun kasadsad, Attorney Jess. Salamat sa Diyos, di ba? Hindi pa ganun kasadsad ang ekonomiya natin. May pera pa tayo, kaya pa natin, kaya pa nating manghiram, kaya pang tumayo ng ating ekonomiya. Kung hindi pa naman sobrang kailangan, save muna natin tong mga lote natin sa Japan hanggang sa panahon na, kasi ngayon pa lang for sure, I don't know kung magkano, but I'm sure malaki yung value nung dun sa Roppongi pa lang. Save na lang natin sa panahon na talagang kailangan na natin. Yun lang, yun yung okay. Nasabi sa atin ng ating Balljack team, ng news team, na bigatin pala yung nagsuggest na baka, hindi naman siya talaga definite, no? Baka pwedeng ibenta yung Roppongi properties or Japanese properties dahil siya, President Duterte, he said, proceeds from a possible sale of the Japanese properties could be used to sustain the operations of PhilHealth. Medyo specific. And then, spokesperson Harry Roque, however, clarified on Tuesday that the call was a mere suggestion should the Philippines need to augment its fund to respond against the pandemic. Ito, ang sagot ko dyan, sa dami na nasabi mo din, Mayhan, at sabi ko kanina, no, importante yung mga properties, tataas ang presyo niyan, there are other ways to utilize it. So sana marinig ng government, ni Pangulo, ng Malacanang yung ating suggestions, we can lease it out, we can commercialize some parts of it, short term, mas madami pa tayong kikitain, imbes na permanently, ibebenta mo, one time, big time, kikita ka, pero one time, big time din, baka mawala na yung buong pondo, no? So that's the first suggestion. And of course, to raise funds for the COVID-19, ang alam ko si President Duterte is already asking the Banco Central ng Pilipinas parang for some cash advance, if I am not mistaken. And then madaming iba't ibang international lending agencies like Asian Development Bank, ADB, na nagpapautang at nagbibigay sa atin ng pondo laban COVID-19 a very cheap price, no? Mababang interest rate, if I recall correctly, itong sa ADB. Tapos madami din ibang nag-pledge na mga bansa. So, kung COVID-19 ang rason, hindi yan parang feeling ko rason for diplomacy. I-isolate natin ang foreign affairs. Ibang-iba talaga ang foreign affairs. Sa mga properties natin sa New York, sa Japan, we don't need to touch them, I think, just to be able to raise funds for COVID-19. Madaming ibang nagbibigay, madaming ibang pwedeng utangan, madaming ibang pwedeng paraan. At kung PhilHealth yung dahilan, I'm sure ito ang tirada ng ating mga netizens, ng ating mga kababayan, no? Baka pwedeng singilin muna, baka pwedeng isoli muna 15 billion na hinahanap pa natin na sinabi ni Attorney Kit Thompson, Thorson, ay
nanakaw. Baka naman pwedeng kunin sa mga kurakot muna yung pera bago natin ibenta yung mga properties natin. Ayun. Okay, 9:46 in the morning, attorney, last 10 minutes natin siguro. Gamitin na lang muna natin sa ating pag-promote sa ating show, or unless gusto pa nating magbasa ng konti pa pong mga mensahe, ano, bilang mamimiss po namin talaga ang morning time slot na ito. Pero aminin din po namin, hindi pala masyado dahil ayaw na rin namin gumising masyado ng maaga. But guys, uulit-ulitin lang namin, baka po kasi late kayo nag-tune in. Simula po sa Lunes, October 5, kami po ay inyo ng mas sasamahan. Pwede nyo na po kaming gawing background, or kung kayo pa yung nagre-relax after po ng inyong work, 7 to 9pm or 7-ish. Basta after po ng Frontline Pilipinas. Baka po naguluhan din kayo. Frontline Pilipinas na po ang ating primetime newscast sa TV5. Simula rin po sa Lunes. Yan po ang papalit sa One Balita Pilipinas. So right after Frontline po, Boljak po, 7 to 9pm starting October 5 sa Lunes. Samahan nyo po kami, mga kapatid, ha? Baka mas maganda pong oras yun sa inyo. Attorney Jess. Ang ganda ng pangalan ng bagong ano natin, no, newscast sa gabi, Frontline Pilipinas. At ano, I'm very humbled na mga batikang newscasters at journalists yung we will come after yung limang bigating sinabi mo, si Miss LCV, ating Vice President Sir Ed Lingao, talagang batikan, ang smart and funny si Sir Lord De Vera, si Miss Cheryl Cosim na ever sharp. Sorry, sino pa yung isa, Miss Mian? Sir Ravi Tulfo. No, Sir Ravi Tulfo. Of course, the pillar. Oh, just the pillar of Radyo 5. Kasi syempre, si Sir Ravi, he already dominates the afternoon, the evening, and YouTube. Hari na nga YouTube yan siya na eh. Sir Ravi, number one, I think, ng subscription count. May mga nag-comment mula sa Tropang Boljackers Worldwide. Sabi ni John Albert De Los Santos, sasama kami sa dinner date sa new normal, at isa pa to, hindi natin masyado na babate, si CY Rodriguez. Yes, makakapanood na ako ng Boljack. Maigi yan sa gabi kasi wala nang kaagaw sa oras. Hindi naman ako nanonood ng teleserye sa gabi. Thank you, Tama. CY Rodriguez. Ay, gusto ko lang sabihin about Frontline Pilipinas, dala-dalawa yung pina-plug ko, diba? Hindi, kasi minute na kami about it. Ayokong i-break kung ano yung pwede nyong abangan kasi baka hindi nyo na ano yun eh. Ayoko namang i-break, sabihin lahat, pero kaabang-abang po itong bagong primetime newscast ng TV5. It's going to be, it will appeal to all ages hanggang sa mga millennial, having these five pillars na mangunguna po sa newscast na yan. At basically, ang prime po talaga, ang talaga pong makakasama nyo Lunes at Biyernes ay si Sir Rafi Tulfo at si Miss Cheryl Cos. Sim ang halagang titindig dyan. At of course, kasama ang ating bossing, si Vice President natin, Ma'am Lucy Cruz Valdez. Of course, si Lord De Vera, ang ating historian, ano, at ang ating ano, walking encyclopedia na siya, Sir Ed Lingao, at si Bok, di ba? Marami po kayong aabangan. So sana po, tunghayan nyo yung aming newscast na Frontline Pilipinas. After nyan, tayo po ay mag-Boljackan. Basahin ko rin to, attorney. To 7 p.m. ba? Ang ating Frontline Pilipinas. 6:30 p.m. but I think for next week yata mukhang 6:30 muna. Nag-a-adjust, so depende rin. But basically, it's within those hours, within those time. Yon. Basahin ko lang to, Attorney Jess, ha? Si Mitch, sabi niya, mamimiss ko ang Boljack sa umaga. Huhu, nung wala pa ang show nyo, kay Manong Ted ako nakikinig. Nang dumating na ang Boljack, nakinig na ako sa inyo tuwing umaga. Exercise sa brain cells ko ang mga opinion nyo. Opinion nyo, kung ang matalinong discussion nyo, Attorney Bruce and Jess and Miss Mayan, ngayon na wala na ang ABS at nandiyan na si Manong Ted, adjust na lang talaga. Kasama ko kayo tuwing umaga, susundan ko kayo sa gabi. Ang sarap naman nun. Salamat si Mitch, ha? Kinig kayo kay Manong Ted sa umaga, kami naman po sa gabi. O, diba? Ikaw pa, Attorney Jess. Sabi ni Tonyo Velasco, okay ang time slot ng Boljack sa Monday. Boljack muna, bago mag-usapang tito. Nakikinig yata ito si ano, Tonyo Velasco talaga ng wag po. Gustong-gusto niya yung mga titos natin eh. Okay ito, at continue ang discussion sa mga issues. Thank you, Tonyo Velasco. Isa pa, Jerome Malik, will definitely see you guys on Monday evening. Salamat muli sa pambansang panginis sa umaga. Cheers. Baka panggabi na. Oo, bago kayo matulog, irritable kayo. Decherot, sana masaya kayo bago kayo matulog. Norma Feliciano, hello Team Boljack. I will miss you sa morning, but syempre follow ko pa din kayo sa gabi pa. Kahit pa sa gabi pa yan. Pag-greet po anak ko, Elmer Kenneth, birthday po niya. Uy, happy happy birthday sa iyo, Elmer Kenneth Feliciano. God bless po. God bless din po sa inyo, Ma'am Norma Feliciano. Salamat. Thank you so much. Tayo, Jessica, ikaw na.
Radyo 5 Taxi Squad members, good morning kay Sir Allen Rizuma, kay Sir Christopher De Los Santos, of course, Grab Driver Jen Cusivera, lahat po ng mga taxi drivers, Grab Drivers, ang CAS, of course, batiin din natin Kuya Junway Botona, tsaka lahat ng mga security guards na pogi at makikisig sa TV5 Mandaluyong Reliance Center. Sa ating Balljack team, mapupunta na po tayo sa gabi. Jessica David, Executive Producer, Dayan Adolfo, Kenneth Relucio, Sir Jurgen Milena, Direct Joey Perez, Direct Grace, minsan, kabilyebo ni Direct Joey. Of course, sino pa ba? Aaron Tolentino at saka si Mark. Si Mark, ikakasal na yun eh. Or nakasal na ba? Hindi ko ah. Ito, basahin ko lang ito. Bago lang kaya pa, 9:52, 3 minutes. Sabi ni Jebby Tiong de la Cruz, ganda ng time slot ng show nyo bago matulog. Balljack ka na muna. And then Flores Edgar Jr., normal or routine ko is to listen to Balljack while driving going to work from 8 to 9 a.m. Ang pagdating sa office, coffee at Balljack pa rin. We'll miss you guys. Greetings from Cebu City. Doon actually na-realize ko, attorney, yun pala yung isa nating mamimiss. Yung mga kasama natin na nakikinig sa atin driving to work. Kasi yun nga yung oras na natin, alas 8 hanggang alas 10 or alas 8 hanggang alas 9 yung nag-drive sila. So ngayon po, balik na rin po natin mga kapatid. Kung gusto nyo pa rin po kami mapakinggan habang kayo nag-drive, pauwi naman. Pwede pa rin namin kayong samahan, 7 to 9 p.m., hindi ba? So ganun pa rin po, pwede pa rin po namin kayong samahan at samahan nyo rin kami habang kayo nag-drive. Okay, madami pa mga talagang suki natin. Naalala ko si Riza Mabulay Abelia, tsaka si Mary Kay Aubrey. Sabi ni Riza Abelia, di ko kayo masusundan sa gabi kasi luto time ko yan. Baka naman pwede habang nagluluto yung sa phone nyo po sa tabi. Naka-on, di ba? Pwede yan. And then of course, sabi naman ni Francis Soto Enriquez, pabati ng happy birthday ko. Thank you. Happy birthday, Francis Soto Enriquez. Huli na, isa pa yan. Sabi ni Ariel Andal. Sabi ng mga bago kong kakilala. Sabi daw ng mga bagong kakilala ni Ariel Andal, law student ka ba, Ariel Andal? Sabi niya, hindi po. Balljack Law School lang po. Ito kailangan kong basahin. Si Divine Marquez Morfe. Divine Marquez Morfe. Sabi niya, hi Miss Mayan and two attorneys. Dalawang attorneys ng bayan. Nakakasad naman at wala na ako makakasama sa umaga while cooking breakfast or ulam or lunch. Sobrang enjoy pa naman ako na nagbibigay ng opinion ng ating dalawang attorneys ng bayan. Good luck sa new time slot and more power po. Stay safe and healthy. God bless po. For a Morfe family of Taguig, sabi niya, for the last time, Miss Mian, pa-shout out po kami, Morfe family of Taguig. Nagpadala pa siya ng picture, oh. Bakit for the last time sa umaga? Shout out pa rin sa gabi, di ba? Morfe family, salamat po sa inyo. Good morning po sa inyo. Okay, Catherine Angeles, okay lang naman ang new time slot ng program nyo for the evening edition. Pero minsan ay manonood po ako sa inyo, minsan din ay nandun po ako sa live ng aking friend. Ay, may kaagaw kami sa gabi, Catherine Angeles. Ano sabi niya? Story? May binabasa ako. Ano sabi Meron niya? Daw siya nga minsan na pinapanood na ibang live, yung live ng kanyang kaibigan, si Mark Marasigan. Okay lang, of course, it's your choice, it's your option. Kami po, masaya na kahit minsan, nakakapakinig po kayo ng Balljack. Balljack. Okay, eto na, attorneys. Parang kinabahan ako, ayoko naman maiyak, hindi naman tayo mawawala. Pero sa huling pagkakataon po sa umaga, maraming salamat po. Sinamahan niyo po kami sa halos tatlong taong Balljackan. Sa umaga, madalas po may either ako or sila yung absent, pero kayo po hindi nag-a-absent sa Balljack. Salamat po na kasama namin kayong gumising ng maaga. Ang tanging hiling po namin, tangkilikin niyo rin po yung amin pang napaka-wow. Ted Filon, napapalit po sa amin. Hindi po nasayang yung time slot na iiwanan namin dahil isang higante sa industriya ang papalit 6 to 10 in the morning po sila Manong Ted at sila DJ Chacha. At sana po, konting lambing lang namin sa inyo. Sana po, samahan niyo pa rin po kami dito sa Balljack 7 to 9 in the evening po simula po sa Lunes, October 5. Trini Jess? Sobrang daming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay, tumutok, nakinig sa Balljack for the last 2.5 or more than years. No? Magti-3 years na po kami sa January 2021. Samahan niyo po kami sa aming paglipat sa aming bagong time slot. Sigurado po, we will do our best to still give you the best show when it comes to being opinionated and informed with incisive views on how to break down the current affairs issues.
Salamat po sa opportunity na ito. Of course, sabihin ko lang din si Ma'am Cherry Baile, aming supervisor, aming president sa Radyo 5, si Ma'am Gladys Lucas, ang aming vice president for news and affairs, si Ma'am Lucy Cruz Valdez, for giving us this opportunity. Kay Sir Patrick Paes din, dahil isa siya sa mga nag-isip, isa sa mga unang nag-isip ng show na ito. Of course, the Versus na pinanggalingan po ng itong show na ito. Sa on behalf of Attorney Bruce Rivera and Ms. Melos Baños, taos pusong pasasalamat po talaga sa mga nagbigay ng opportunity at sa mga nag-sustain ng show na ito, Bojack Team and our viewers. Marami pong salamat. Gusto po namin mag-sorry na hindi na po namin nakasama mag-goodbye ngayon si Attorney Bruce Rivera. Nagka-problema po talaga siya. I think yung phone na niya yung may problema, hindi na po yung kanyang connection this time. Nabasag daw! We're very, very sure po na makakasama namin siya sa pag-umpisa ng aming night shift tayo simula sa Lunes. Guys, Radyo 5, 92.3 News FM at aming Facebook page, Radyo 5, 92.3 News FM at Boljak pa rin po. Samahan nyo kami 2 oras sa Boljakan sa gabi simula sa October 5 sa Lunes. Ako po, si Mean Los Baños. Ako po si Attorney Jess Falses. Kita kids, iwanan nyo na po ang lumang tunog ng radyo dito kami sa 92.3 News FM. Bye guys, thank you po. Tuwing umaga, ang mga lodi ng social media nasa Radyo 5 na. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, Attorney B at J sa umaga, Boljack, Ben Malu, diba sa Radyo 5.